Good morning, magandang umaga po sa atin lahat, mga kaibigan, at sa ating mga suking nagsubaybay at mga kaibigan po natin na bago lamang po na nag-tune in dito sa ating channel sa Back to the Scriptures Today, sa ating former Adventist Fellowship podcast na naglilingkod po sa inyo tuwing Sabado, alas 10 ng umaga upang ating pong pag-aralan at ma-upgrade po tayo sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Lalong-lalo na may kinilaman sa ating pananampalataya. Lahat naman tayo nais natin makarating sa langit. Alam ko yan, anuman lang relihiyon nyo, kaya kayo nandyan sa inyong pananampalataya, naglilingkod, nagsasakripisyo, sapagkat nais lang po ang isa lang ang ating goal. Ang goal natin ay makasama ang Panginoon habang buhay sa langit na walang hanggan. At ito po ay, ito ang pinaka-motivation po ng ating programa tuwing Sabado. Ano, hindi po tayo umaatake o basta naninira tulad ng sinasabi ng iba. Tayo po ay bumabanggit ng mga aral na itutuwid natin. Tama po ang mga tunay na lingkod at mga anak ng Diyos, lalo na sa mga huling araw nito, ay kailangang magbahagi ng salita at katotohanan at bahagi ng Ebanghelyo ay yung pagtutuwid sa mga maling aral, no? Pagtutuwid. Sabi nga, sabi ng Panginoon kay Jeremias, ikaw ay magbuwal upang magtayo, no? Kumbaga sa, kung natatandaan ninyo yung ministry ni John the Baptist, bago dumating ating Panginoon sa Kristo, siya yung tinig na sumisigaw sa ilang upang ihanda ang daan ng Panginoon. At naniniwala ako na isa sa paghahanda sa daan ng Panginoon ay itong na ginawa ni Juan Bautista ay yung tinatawag na pagpe-prepare sa puso ng tao upang maihanda sila na sila po ay dalhin sa paanan ng Panginoong Hesus. Yun din po ang ating pong layon sa programang ito. Narito po kami hindi upang magpag-away, ano, at narito po kami hindi pura, para ituwid ang mali, para sa ganoon ay maging handa ang ating mga puso at isipan na tanggapin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong sa Kristo. Ano ho? Ang tawag po dyan sa terminology ng mga apologists ay pre-evangelism. Pre-evangelism. Ang pre-evangelism ay preparing the heart of those people na para maging ready na ma-evangelize at tanggapin ang Ebanghelyo ng Panginoon sa banal na kasunatan. Ano ho? At part ng paghahandang ito ay alisin yung mga balakid o yung mga tinatawag na mga maling argumento na nasa isip na ng mga tao na siyang nagiging hadlang para tanggapin ang Ebanghelyo. So ito po ang layunin ng former Adventist podcast. At sa umagang ito, hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin ang ating suking pastor. Walang iba kundi Pastor Leonardo Valveran sa umagang ito. Pastor, good morning sa inyo. Good morning po sa inyo, Doc. Maraming salamat sa pribileyong ipinagkaloob muli ating isang partikular na pagkakataon upang makapaglingkod uli sa impapawid sa larangan ng pagpapatotoo. Nakamukha ng nabanggit ninyo, Doc, tayo po ay patuloy na magpapasangkapan sa ating Panginoon upang ang layo natin ay maiangat si Kristo at tayo po ay makapaglahad ng katotohanan at mapamalian yung pong maling doktrina na alam naman po nating nauna nating kinalakan. Kaya sa inyo mga minamahal na kaibigan, salamat sa inyong pananangkilig at ang inyo pong patuloy na panunubaybay ay malaking bagay upang kami po kapwa pare-pareho tayo ay makinabang sa larangan ng Ebanghelyo ng katotohanan. Amen, amen. At sabi ko nga kanina ay narito tayo hindi para magpag-away, hindi para ituwid natin ang mga kamalian. At sa umaga ito mga kaibigan, kami muna ng dalawa ni Pastor Leonardo Valveran ang maglilingkod sa ating programa. Si Pastor Dave at ang kanyang pamilya ay uuwi ng probinsya sa Bicol. Sabi ko nga ay magkaroon sila ng safe trip. We will pray for them safety. Matagal din ang biyahe sa Bicol, 12 hours din yan. Ilang beses ako pabalik-balik dyan nun. At sana ay itan sila ng Panginoon at sila ay mapaglingkod doon sa biyahe ng ating Panginoon. At salamat, Pastor Leonard, kahit brown out dyan sa inyo ng maghapon, patuloy pa rin. Hindi naman halata na nasa labas ka ng bahay niyo.
Talagang ang ganda ng aura at ambiance ng iyong lugar. Talagang sasabi natin na you are still blessed sa kabila ng mga inconvenience sa ating buhay. Ganyan naman talaga ang buhay Kristiyano, no? Yan ang makikita din dyan ng talagang tunay na Kristiyano habang tayo na sa sanlibutan ito na makasalanan, ay nakakaharap talaga tayo ng maraming inconvenience sa buhay. Pero maganda sa isang Kristiyano ay natatanggap natin lahat ito ng maluwag at magaan dahil sa Panginoon ay ating kasama. Hindi tayo natatakot na anumang mangyari o maapektuhan dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon. Yan ang sinasabi ni Pablo sa Filipos na yan yung kapayapaan na nasuma sa atin na hindi natin masayod ng ating isip na narito na nagagawa pa rin natin na maging masaya at maging inspirasyon sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Di ba, Pastor? Opo, tama po yan. Tama yan, Doc. Dahil sa kabila ng mga ganitong pangyayari, hindi tayo kinukulang sa atin pong pagkakataong makapaglingkod. Maring kulangin tayo sa mga ibang larangan, aspeto, ngunit ang pagkakataon natin, Doc, ay patuloy pa rin pinagkakalob ng Panginoon sa kabila ng mga hindi naman perfectong pangatawan natin, Doc, sapagkat tayo'y madalas naman na meron pong mga iniinda, may mga problema sa ating mga stamina o sa ating lalo na tayo sa ating pagod. Ayan. Pero hindi tayo kinakapos sa Panginoon. Siya po nagbibigay ng pribileyo upang patuloy na umusad ang gawain at ang kanyang panukala sa pagpapatotoo ng ebanghelyo ng katotohanan. Kaya nga nabanggit ko, Pastor, na kung tayo nagpo-podcast, nagsasakripiso tuwing Sabado, nagpupuyat, walang tulog para lang makipag-away, hindi walang sense po 'yon. Hindi po 'yun ang ating layunin. Hindi po 'yun ang ating purpose sa programa ito kasi sayang yung binabayad natin sa kuryente, tapos sa load, kung basta lang tayo makipag-away. Hindi, tingin ko hindi po magandang motibo 'yon. Ginagawa nga po natin ito sapagkat may pangako ang Panginoon na sabi ganun ang kanyang mga anak, hindi tayo nakipaglaban sa laman at dugo, kundi ang ating pakipagbaka ay sa Espiritu upang ating pong labanan yung mga maling isip, mga maling argumento, mga maling haka-haka na nasit isip ng tao. Kasi mahirap itong ginagawa natin, Pastor. Kasi hindi tayo basta nangangaral lang na sumisigaw at sumusuntok tayo sa hangin. Kasi talagang specific meron tayong pinopoint na tinatawag na paksa. Meron tayong direksyon, meron tayong purpose sa atin pong ginagawa, ano? Kasi meron mga nababasa tayong mga comment na yung mga ibang mga Adventist sinasabi nila, eh ba't kayo wala, ba't puro na lang Adventist ang pinapaksa nyo? Wala na ba kayo may paksa? Pagkaunawa ko naman, kaya nila sinasabi yon. Eh kasi siguro parang hindi sanay na marinig na mga negative yung mga maling aral ng kanilang kinikilalang propeta na lalo na si Ellen White. Kaya ano sila, kaya ganoon na lang katindi ang kanilang reaction. Kasi naman nung tayo yung mga Adventist din noon na Pastor, di ba? Nung tayo naniniwala pa noon sa mga doktrina ng Adventist, naniniwala pa tayo sa doktrina ni Ellen White na siya ay propeta, eh kahit tayo nasasaktan din tayo. Pagka meron tayong napapanood ng mga batikos sa TV at sa mga radyo, no? Kaya nga naging involved ako sa apologetics kasi gusto ko ipagtanggol at sagutin yung mga bumabatikos. Pero ngayon ko lang naintindihan, kaya yung mga reaction ng ating mga viewers ay ganun na lang. Kasi alam ko na ulalo na yung mga hindi sanay sa evangelism, no? Walang karanasan sa pangaral, hindi sanay mag-layman, mag-Bible study. Ito yung mga tao na dahil wala silang maisagot, yung bugso ng damdamin nila lumalabas. Kaya minumura tayo, sinusumpa tayo. Kaya nga. No? Di ba, Pastor? Oh. At hindi nila naintindihan. At saka, opo, Dok. Tama yan. At saka, sa kasaysayan, nito-nito lang. May mga nailalahad talagang mga detalyado talaga sa publiko. Palibasa talaga. Wala namang internet pa noong araw. At wala pong ganito kadetalye, kamukha ng pagdedetalye ng programang Back to the Scriptures Today tungkol sa mga paglalahad na mga talagang sistematiko at talagang napakaklaro na kadahilanan. Andiyan ang mga artikulo, mga dokumento at mga ebidensya. Ngayon-ngayon lang yan. Kaya ang hirap pa dyan, tayo mismo na nanggaling doon. Kayo po bilang 24 taon
na defender at ako naman po ay 17 years na pastor. Wala pa sa kasaysayan yung mga ganitong uri ng paglalahad dito sa Pinas ng kamukha ng ating paglalahad na sumibol, lumitaw galing sa kanila mismo. Kaya nga ito ya napakaganda, maminamahal na mga tagapakinig ngayon, nantapayanan natin kasi hindi kami nagdadadakdak na lamang dito na basta merong masabi, sapagkat kami po ay talagang maraming masasabi, hindi lang namin masabi lahat. Punong-puno kami ng masasabi. Subalit amin itong ginagampanan batay na rin sa kalob ng Panginoon, sistematiko, Doc. At tayo po ay may paksa ka. May paksa, merong marahan at maayos na paglalahad sa inyo pong mga tagapakinig ngayon na nakikinig. Oo, at ganyan nga ng ating topic ngayon, ito ay medyo sensitive kasi nung ito i-post ko sa internet at sa media, talagang daming nag-react. Ang kanilang reaction, iba, talagang hindi ganun ang mga dati ang mga nababasa ko sa kanila, puro mga blessing ng mga salita, masalitang nakapagpapatibay. Pero nung pinos ko na itong topic natin, ay talagang nakita ko matindi. Ibig sabihin eh, yung kanilang mga kabaitan ay panlabas lang. Tsaka minsan din naisip ko, ba't kaya itong mga kapatid nating Adventist, pagka sila ang magsasabit mga ngaral sa public, lalo na sa mga public crusade, na ang Papa ay Antikristo at ang Papa ay 666, at siya ang Mark of the Beast, sa dragon, sa demonyo, eh libre nilang sinasabi, no? Wala silang kemi. Pero pag tayo na ang nagsasalita at ang tatamaan ay yung kanilang Papa o yung Mama, si Ellen White, doon sila nag-react ng matindi at nagagalit. Sasabihin nila, ba't kayo nagbabatikos? Ba't di nilang kayo mangaral? Eh bakit? Kayo mga Adventist, ba't kayo nagbabatikos sa Pope, sa Roman Catholic, di nilang kayo mangaral, di ba? Parang gusto ko sabihin ng ganun. Kaya lang, ewan ko ba't di nila maintindihan yung ginagawa natin. Ano? Kung pagbabawalan tayo, na wag na lang magsabi ng mali ng iba, kundi mangaral lang. Eh, gawin nyo muna. Opo, Doc. Tama. Di ba? Tama yan. Gawin nyo muna. Kasi golden rule yun eh, Doc. Eh. O, diba? Tama. Kung anong ayaw mo, kung anong gusto mong gawin sa'yo, yun ang gusto mong gawin sa kapa mo. Kung gusto mo kami mangaral na lang, hindi mag-expose na mali, eh di ganun din gawin yung Seventh-day Adventist. Sunugin niyo yung mga libro niyo, pa? At iban niyo sa TV niyo yung mga amazing fact na mga programa ng Adventist. Yung pag-aralan natin, iban niyo na sa internet dahil nagsasabi ng mga mali ng dating daan, iglesia, at pati mali natin, sinasabi nila. But pag sa kanila, pwede. Apo. Pag tayo, hindi. Di ba? Tama. Ang tawag doon, kaya merong spiritual vaccination dapat. Paano ba spiritual vaccination yan? Spiritual vaccination. Eh kasi kailangan nila yon. Kasi pag silang nangangaral ng kontra sa Catholic, parang immune na immune. Parang hindi tumatalab yung anumang batikos sa kanila ngayon o anumang balandra sa kanila kasi may immunity sila sa paggawa noon. Eh ngayon, pag tayo naman ang nagbigay ng presentasyon, naglahad, abay, ayaw nila yung immunity natin, Doc, eh. Para sa kanila, wala tayong immunity. So, sila lang ang may immunity. So, kailangan ng spiritual vaccination. Dapat magpabaksin sila rito. Para anumang sabihin natin, ay ipalagay nila na immune sila doon. Kaso hindi sila immune. Ibig sabihin, na nakikita lamang na hindi, kamukha nang nabanggit nyo, sanay. Hindi sila sanay na matanggap na sila ay mali. Yun pong malaking dapat problema. Dapat mga ron. Kaibigan, esports lang kayo. Kung ayaw nyo na nasasaktan kayo, nasasaktan pala kayo, pagka nasasabi yung mali nyo, di huwag nyo rin gawa sa mga Katoliko. Huwag nyo rin gawa sa mga Sunday keepers na tinatawag, di ba? Manahimik na rin kayo kayo mangaral. Eh bakit pagka kayo naman ang binabalikan at sinasabihan ng mali ayaw nyo, lumalabas niyan, eh one-sided at bias kayo ang mangyayari niyan. Asan ang pag-ibig dyan? Asan ang fairness dyan? At remember, mga kaibigan, meron tayong freedom of speech. No? Freedom of expression to eh. Ba't mukhang pagbabawalan?
Oh, di ba? Matay pagbabawalan. Eh, karapatan natin magsabi kung ano yung tama at mali sa aming natutunan. Na. At meron pa nagsasabi sa atin eh, ba't na lang puro Adventist ang sinasa ang binabatikos nyo? Ako, ang sinasabi ko lang, itong mga taong to, hindi sanay talaga mangaral. Kasi, alam mo, kahit naman sa Adventist, nung ako yung saksi na na-convert sa Adventist, gustong-gusto kong i-invite sa church. Bakit? Ng mga Adventist. Kasi gusto nang marinig testimony ng conversion ko mula sa pagiging Jehovah's Witnesses at naging, paano ko naging SDA. Talagang pag yan ang tinestimony ko, sabi sa'yo, hanggang nung huling bahagi ng aking pagiging Adventist, walang sawa ang mga tao kahit pa ulit-ulit testimony ko. Kasi gusto nang makita yung pagkakamali ng dati kong relihiyon at pagkakaiba nito sa aking bagong relihiyon ngayon. Eh bakit pagka kayo, gusto nyo pagka kayo naman ang sinasabing mali at tama yung iba, nagagalit kayo. Diba? Nga eh, problema. Salip na sa aral na lamang pong makipag-huntaan, minsan yung mga physical nating anyo eh, binibiradok eh. Yung mga nakakatawa doon, ako yung natatawa na lamang kung ano yung mga nakikita nila o yung mga masisilip nila sa ating mga personal na pamumuhay, binabanatan at hindi po sila totoong gustong makipaguntaan kundi sila po yung totoong gustong manira. Sinisira in nila yung ating naman, mga Pastor, personal na imahe. In fairness naman, hindi lahat ng Adventist ay ganyan. Hindi lahat. Oo, tama yan. Mas marami yan, pa rin. Do. Sa mga friends ko sa Facebook, halimbawa, sa maraming friends ko sa Facebook, mas sa 5,000 friends ko sa Facebook, ang mga nagsasabi ng ganyan, mga 10 lang. Pero yung 4,990 na mga friends ko sa Facebook, no? Karamihan mga Adventist, hindi sila ganyan. Tahimik lang sila. At yun tama. Ang ano ko, hindi lahat ng Adventist ganyan kasi may mga Adventist totoo, naman talaga kado. Na naiintindihan tayo. At kahit ikaw, Pastor, eh. So yan. Sabihin na natin po, sa air na yun. Di ba ikaw dumadaan? Alam niyo po si Pastor Balberan. Nakabisita ko lang siya, kaninang umaga. Hindi niya siya Pastor sa Adventist. Ting umaga dumadalaw yan sa bahay ng mga Adventist bago pumunta sa simbahan para magsabat. Sige nga, Pastor. Correct. Magbigay ka ng patotoo na hindi ka hate sa mga Adventist. Sabihin mo nga yung bagay na yan. Opo. Hindi ako bitter sa mga Adventist kasi patuloy kong binibisita sila regular. Dito na lamang sa Solano, kanina kagagaling-galing ko lang sa aking auntie at uncle na Seventh-day Adventist sa Bagabag. Aking pinanalangin sila at ubod sila ng bait at talagang sila po ay tumanggap at pinanalangin ko sila at sila po ay totoong mapagmahal at patuloy na tinatangkilik ang ating mga sinasabi pati programa natin, Dok. Pinapanood nila, pinatangkilik nila. Oo. At saka, marami talagang mga Seventh-day Adventist din na meron pong gininto ang puso na hindi po gumagamit ng ad hominem. Kaya naman, yan na po ang masasabi natin bilang challenge na rin sa mga mahiling mag-ad hominem na mga Seventh-day Adventist. Dapat matuto kayo sa mga inyong mga kasamang Adventist na hindi po kumakasangkapan ng mga harsh na salita at hindi bitter sa kanila pong personal na pakikipagpuntahan. Sana naman po. Ayan. Salamat sa Sarmiento family na aking binisita kanina. At nagbigay uli ng pagpapala. Basbasan kayo ng Panginoon. Amen. Amen. May ulam ako mamaya eh. Sigurado ako hindi baboy ang binigay sa'yo. Ay, hindi. Ayan ang mga Adventist talaga yan, na... Kasi hindi naman natin sinasabi lahat ng Adventist ay hindi anak ng Diyos. Marami kayang anak ng Diyos diyan sa Seventh-day Adventist Church, no? Na kailangan pa nating makarinig ng totoong ebanghelyo. At yan ay yung mga taong mabait ang loob. Sana po dalhin natin na ganyan din yung mga ibang mga Adventist. Hindi po kami narito para makipag-away o basta magsabi lang na mali. Napakahirap ng ginagawa namin. Hindi po yun ang aming end. It is just a means para kayo dalhin sa paanan ng Panginoong sa Kristo. Pero yun si Pastor Balberan, dumadalaw pa. At as di ba, alam ko, binan ka na ng mission na huwag pakinggan ng mga Adventist dyan. Pero marami pa rin tumatangkilig, di ba, Pastor? Ha? Ano masasabi mo dyan? Totoo yan. Pasalamatan mo na rin at panalangin natin yung inyong mission. Alam ko, nagbago na ng mga officers ngayon, ano? May bago ng officers ngayon, di ba? Ayan, nagbago na po ang mga officers.
Sana po, magbago na rin ang inyo pong pagturing sa akin sa pagbaman. Ano? Kasi wala akong pakay at layuning iba, kundi ihayag ang ebanghelyo ng katotohanan at pamalas ang pag-ugaling Kristiyano sa ating mga kapatiran. At ako naman hindi namimilit. At yung mga kapatiran naman na tumatanggap po sa akin, hindi sila magawang pilitin sapagkat naramdaman din nila ang ugnayan sa akin, ang pagmamahal na kanilang iniukol ay totoong-totoo naman. Kaya wag po natin silang isirconvent, wag nating ilagay amon sa panibagong mission ngayon, wag nating ilagay sila sa isang box na tila baga papakialaman nyo na ang kanilang mga pasya, ang buo nilang mga pagkatao upang sila ay talagang ma-drive ninyo sa inyong gusto. Punting respeto lang sa kanila pong mga free will na eka nga. Yung kanilang mga talagang gustong gawin. Totoo yan, Pastor. Totoo nga niya, nagustuhan ko sa Adventist noon mula sa pagiging Jehovah's Witnesses. Ang nagustuhan ko sa Adventist, may open-minded sila They tolerate. Hindi bawal sa Adventist na makinig ka sa programa ng ibang relihiyon. Hindi bawal sa Adventist ang ikaw ay magsimba sa simba ng ibang pananampalataya. Hindi kagaya nun sa saksi nung ako ay 16 years na Jehovah's Witnesses. Bawal kami magsimba sa anumang simbahan. Bawal kami na dispelo kami diyan. Bawal kami na bawal kami na mag-participate sa anumang mga invitation sa mga simbahan. Bawal kami diyan. Kasi ang turo sa amin yan ay sa demonyo. Ba't i-attend pa diyan? Yun. No? Ba't sa demonyo yan? Ba't i-attend pa diyan? Kaya sabi ko dito, tsaka bawal kami magbasa ito sa mga infernis sa mga saksi ni Jehovah na nakikinig ngayon. Hanggang ngayon, hanggang sa mga saksi, bawal silang magbasa ng babasahin ng ibang relihiyon. Kailangan babasahin lang nila ay yung mga publication ng published ng Watchtower, Bible and Tract Society o yung mga published ng Jehovah's Witnesses. Totoo yan, Pastor. Bawal kami magbasa. Samantalang, kaya nagustuhan ko nun sa Adventist, kasi sa Adventist, hindi bawal. We are pinapayagan kami tayo. Pinapayagan kami tayo noon. Free communion tayo sa Seventh-day Adventist noon, di ba? Bukas ang pintuan tayo. Dok. Bukas ang pintuan. Yung mga ibang kapilya kasi, Dok, sarado sa Adventist bukas di ba? Oo, yun. Kaya nasaan ngayon yung ganyang espiritu? Yan ang hinahanap ko ngayon. No? Bakit ngayon naririnig natin kasi Pastor, huwag na kayong makinig dyan sa pati sa ating programa, binanlaw tayo May announcement na huwag na daw tayong pakinggan. Huwag na tayong entertainment. Bakit ganun? Samantalang dati, hindi naman ganyan ang kaisipan nyo. Pag kayo ang mga ngaral, pwede kayo. Pero asan na yung freedom of religion? Ba't kailangan yung i-brainwash yung mga membro? May tinatago ba kayo? O dahil may tinatago kayong mali sa inyong membro? Ganun ba yun? Di ba, Pastor? Nagpapakita lamang na parang may itinatago marami tayong inilalantad na presentasyon ng ating pakay kanyo nga ay upang mapatotohanan lamang kung alin ang tunay na aral ng Biblia. Ngayon kung sasagasa sa inyong mga itinatago nga isang kondisyon at pagpapala yun sa mga membro, Dok, sapagkat sila po ay makakadiskubre ng panibagong diskubre ng Biblia pala ang dapat masunod. Hindi kamukha ng pagtatago. Ang hirap niyan yung itinatago, Biblia. Ang problema diyan ay wala namang ilalantad. Yun ang problema doon May tinatago, tapos magsasabi lang ng mga ilang mga bahagi ng sulat ni Ellen White. Kaya naman kami po ni Dok, maminamahal na kababayan, mga kaibigan, ay inilalantad namin ang sulat ni Ellen G. White. Kasi pati sulat ni Ellen G. White, tinago ninyo kayong mga mangangaral. Tinago nyo nung ang Biblia, tinago nyo pa ang sulat ni Ellen White. Buti naman sana kung inyong inilantad ang sulat ni Ellen White, para klaro. Kaso tinago nyo ng Biblia, tinago nyo pa rin ang sulat ni Ellen White. Anong mahihita? Ano ang makikita ng mga membro? Kaya kami dito, ang aming layunin ay ipakita ang sulat ni Ellen White at kayo na po ang magsuri, kayo na po ang magkilatis kung ito nga ba ay ayon sa Biblia. So at the same time,
Ine-expose namin ang Biblia, ine-expose din namin ang sulat ni Ellen White. Tama. At binabati natin sa umagang ito ang ating mga viewers, lalo na si Brother Rolando Ventura, mapalad na pagbati mula sa Canada. Paano maliligtas si Ellen White kung siya mismo ay makasalanan at napatunayan na sa ilalim ng Espiritu ni Satanas? Who knows? Malay mo. Yeah. Baka makasama din natin sa langit yan. Only God knows, no? At yeah. Di natin alam. Uh-huh. At sabi naman dito na isa ating viewers, binabati natin si Concerned Citizen. Sabi niya, doon tayo sa tama. Kayo ba nasa tama? Eh kung aduda ka kami tama, eh ba't ka nandito nakikinig? Anyway, sinasabi lang natin ito kasi gusto natin na, yun nga, minsan iba nagtataka ako. Nagmumura, nag-effort pa na makapasok sa ating chat, nag-effort pa na mag-message ng mahaba, puro lang mura. Eh, ba't naman sila nandito, nagmumura at katulad na nagtatanong, kayo ba'y nasa tama? Eh, ba't ka nandito? Ito, si, batiin din natin hindi si... Hindi pa man tayo nakaka-umpisa, no? Meron na agad. Si Emmanuel Velas, good morning po. Watching from Lupi, Camarines Sur. God bless po sa inyo. Yan, Camarines Sur. Diyan ata pauwi si na Pastor sa Bawapan ngayon. Ano? At ganun din po, binabati natin si James Edward Mejia. Good morning po. Good morning din po sa inyo, Brother Emmanuel Veras. Ayan. At tayo magsisimula na, no, sa ating gagawin pag-aaral. At mamaya po tutuloy natin ang mga pagbati at mga shout-out sa ating mga kapatid. Itong ating topic na kung bakit Sabadong-Sabadong umiinit ang ulo ng mga Sabadista. Mga Adventist. Oh, remember, ha? Kaya nga, alam niyo, Pastor, kaya ako tinaon na Sabado itong ating programa para kahit pa paano mapigilan yung mga emosyon ng mga Adventist. Pero hindi. Hanggang ngayon, patuloy pa rin. Kahit na tayo, Sabado, nawawala. O siguro, hindi nagsimba yung taong yun. Anyway, ang ating topic ngayon, episode 38, L.R.L. ni Ellen White, sinless at perfect na Adventist lang ang maliligtas. Okay? Yan ay hindi namin bintang. Ako po ay 24 years at defender ni Ellen White. Nakita nyo, napanood nyo naman yung mga series ko sa Hope Channel, di ba? Kung paano ko dinidefend si Ellen White. Kasi akala ko tama siya, pero pagka nakonvict ka ng Holy Spirit, may nakita kang mali, hindi mo itatago yan. Dapat yan i-expose mo. No? At gaya na sinabi niyo, Pastor, kanina, marami sulat si Ellen White na sinasabi dito sa loob ng Adventist, sa loob ng Adventist Church, na puro lang mga magagandang sinabi niya. Mga pabor sa Adventist. Tama. Pero may mga sulat si Ellen White, mga kaibigan namin, mga Adventist na nanonood ngayon, na hindi pinababasa sa inyo. Hindi pinababasa. Yeah. At dyan din ako nagtataka nung ako'y Adventist. Bakit ito'y nababasa ko pa dun sa mga offshoots? Nababasa ko pa sa mga critics kay Ellen White. Nababasa ko pa sa mga hindi Adventist. Pero sa mga Adventist ko, mga Adventist Church na sinasama ko nun, hindi ko nakikita binabasa. Kasi nga, sinusuppress nila. Pag sinasabi yung sinusuppress, tinatago nila yung mga sinabi mismo ni Ellen White na iba na ngayon sa aral ng mga Adventist ngayon. Katulad yung sinless perfection. No? Kaya natin nasabi ito, kasi maraming sinasabi si Ellen White na talagang kailangan ay sinless at perfect. Pag sinabing sinless, ay walang kasalanan at perfect na Adventist lang ang makakatanggap ng seal of God. No? At siyang makakatanggap ng tinatawag na pagliligtas at ready sa pagdarating ni Kristo. At yun ay babasahin po namin, mga kaibigan, huwag kayong matakot. Sinasabi lang po namin ang totoo. May pabul tayong pagbati. Inabati natin si Sister Corazon Zuyan, watching from Davao City. Kamusta po dyan, Sister Zuyan, sa Davao City? At kayo po ay mabless naman sa ating paglilingkod. Okay? So, Pastor, gaya ng ating nabanggit nung nakarang Sabado, ito yung key text natin, eh. 2 Corinthians 11:4, di ba? No? Oh. For he who comes preaches another Jesus whom we have not preached, or if you receive a different spirit which you have not received, or a spirit different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. So itong ating dinidiscuss ngayon ay bahagi pa rin ng ating dinidiscuss last week. Last week na-discuss natin na ibang Jesus ang pinangaral ni Ellen White. Ibang Jesus. Hindi yung Jesus ng Bible.
Ang Jesus ng ni Ellen White na tinuturo ay maliit na Jesus. Hindi yung Jesus na Diyos at tao na anak ng Diyos na walang pasimula, wala ding wakas. Ganyan tinuturo ni Ellen White ay ibang Jesus na kung saan sabi ng talata, pag nag-preach siya ng ibang Jesus, ibang espiritu niyan. At siyempre, ibang gospel din yan. At bilang patutuon natin na ibang gospel, kaya natin diniscuss ngayong umaga, ang didiscuss natin ngayon, ay talagang ibang gospel. Biruin mo, kailangan ng isang Adventist maging perfect at maging sinless, ma-perfect niya ang pagsunod sa Ten Commandments para maligtas at matataka ng huling tatak, the seal of God. Kasi sabi ni Ellen White, hindi porque nanginili ka ng Sabat, eh, ligtas ka na. Hindi. So, diyan sabi niya, kailangan yung karakter mo. Ha? Sinless and perfect. Napakabigat yan. Para sa isang Adventist. Ikaw, pastor, anong pakiramdam mo sa ganyang pananaw ni Ellen White bilang pastor ka na ng Adventist? Bilang pastor ako noon ng Adventist, alintana ko naman, kilalang kilala, yung mga ganitong uri ng turo noon. Pero, siguro ang kulang sa akin noon, Dok, yung espiritu na magbubukas talaga sa aking isipan na maling-mali ang aking lokasyon. Sa ganyang paraan, pinapagaan namin eh. Meron tayong tinatawag na gymnastic explanation. Oo. Yung bang pinapasarap natin sa mga member at hindi ganoon kabigat ang dating ng dating niya. Pero personally sa akin, naramdaman ko na tipong mabigat ito. Kinakailang solusyonan ko ito. Kinakailangan gumawa ako ng explanation sa aking sarili at explanation sa iba. Ngayon, kung yung Ten Commandments ay ito yung paraan na perfectuin, na yun po ang turo po ng investigative judgment, yung karakter magmumula din doon sa paraang iyon. Kasi meron pong problemang malaki kapag ikaw ay produkto ng naturang perfection sa Ten Commandments. Siyempre, yung asal mo didikit o connection din doon sa iyong pagsunod sa Ten Commandments. Pero ang problema dyan, Duke, mamaya malalaman natin kung totoo ba na mapeperfecto ang karakter makarang ikaw ay namemerpekto at nagtatangkang perfectuin ang kautusan. Yan, yan natin. Personally, mabigat yan, super bigat yan. Marami kasi yung mga Adventist ngayon na inosente sa bagay nito. Sabi nga nung isang nag-comment sa ating post nung ina-advertise ko to, ay hindi naman nagtuturo si Ellen White na maging perfect at sinless eh, na para maging maligtas. Yan ang alam mo kasi yan lang pinapabasa sa inyo ng mga pastor nyo, no? Lalo sa mga Sabbath school. Gymnastic. Pero ipapakita namin. Gymnastic, mga gymnast pala kayo. Kaya nga, dahil sa bagay na yan, mayroon ding warning ang Bible, no? Sabi sa Galatians 1:6-9, mga kapatid, mga kaibigan, I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ. Tinawag tayo sa biyaya ng Panginoon, hindi dahil sa mababait tayo at religyoso tayo. It is only through the grace of Christ to a different gospel. Noon pa man may different gospel na, which is another. But there are some who troubled you and want to pervert the gospel of Christ. Bakit nagiging different gospel ang tinatawag na gospel? Eh kasi pinepervert ang gospel. Pag sinabing pinepervert, dinodoktor, minamali kung ano yung totoong gospel ng Panginoon. Ito na yung gospel. We are saved by the grace of Christ, not by our works or religious performance, but we are saved only to the grace of God. Naawa lang ang Diyos sa atin. Grace sa Tagalog kasi, Pastor, sa Tagalog ang grace, ano eh, biyaya lang eh, no? Ang salitang biyaya, parang walang dating sa tao eh. Wala sa akin noon, yung Tagalog na biyaya, ay biyaya lang. Kahit, saan mo kinakapit natin ang biyaya? Bigyan ka ng pamasko, biyaya. Bigyan ka ng kahit ano, biyaya. Pagpapala. Pagpapala. Pero alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, natutunan ko po sa Banal na Kasulatan, yung salitang grace Tagalog, ang pinakamagandang kahulugan niyan sa Tagalog ay hindi sana nararapat na awa ng Diyos. Yeah. Kaya nang mahaba eh, no? Oh. Hindi sana nararapat na awa ng Diyos. Biruin mo, hindi dapat tayo kaawan ng Diyos eh. Alam mo kung bakit? Eh, makasalanan tayo eh. Mas gusto natin mag-rebelde. Gusto natin mag-rebelde sa layunin ng Diyos eh. Inang tendency natin palagi. So, we deserve hell.
We deserve hellfire. We deserve condemnation. Kaya nga, dahil ligtas pa rin tayo ng Diyos sa kabila ng ating hindi karapat-dapat, yung grace ng Panginoon ang dahilan kung bakit tayo ngayon nasa Panginoon. Hindi sana dapat tayo kaawaan. But God, more than mercy, andun sa mercy na yun, yung love niya, and this love ay nag-cause para i-sacrifice mismo niya ang kanyang sarili at mamatay, maranasan ang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo. Para sa ganun, ipakita sa atin yung ating pagmamahal at yung halaga natin at bawat isa sa atin na mga kaluluwa. Amen. Napapunta sana tayo sa impyerno. Yan po yung tinatawag na gospel. No? Kaya lang, dahil maraming nangangaral, pinepervert, binabago. No? Binababo, binababoy, at nililiko, minamali ang gospel. But even we, sabi ni Apostol Pablo, kahit kami pa apostol o anghel galing sa langit, ang mangaral, pero any other gospel, bukod sa other than that you have preached you, na bukod pa sa pinangaral namin, may dagdag na gospel, eh sumpahin yan. We have said before, so now again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Matindi tong binitawan ng salita ni Pablo. Sumpain. Apo. Napakatindi pala, pastor, pagka ikaw napaniwala ng maling gospel, sumpain ka. Yan ay next to death na yan, sa kamatayan, di ba, pastor? Oo. Oh, pagka ginagamit ang salitang... Pag ginagamit yung salitang sumpa dyan, ugnay-unag-unay dyan dun sa tinatawag na magpakailanman. Kasi, ang sumpa kasi, pagka ginamit yan, inuugnay dyan sa pangmatagalan. Pag magpakailanman. Kaya, yan palang matindi dyan Yung gospel na yan, o magpakailanman yan, kasi pangmatagalan yung sumpa na yan Kasi, noon pa man, nakita na ng Apostol Pablo na nangasulat yan, na ahantong yan sa pangmatagalan duke. Hindi niya yan isusulat, hindi niya yan bababalaan sila sapagkat doon lamang sa point na iyon kung posible na merong wrong gospel. Nagumpisa diyan, umuusad na at ito'y pangmatagalan nabanatan Ito ay talagang umuusad, dumantong kamukhalimbawa sa modernong panahon, sa panahon ni Ellen White at sa panahon magpanganggang ngayon, talagang talagang naiiba na Tulad na lamang ng tinatawag na present truth na ni Ellen G. White at yan. Yan ay hindi actually truth na nandoon noon sa pagka point. Sinabi mo kasi na, present truth. Ibig sabihin yung truth na nasa New Testament, past truth. Past na yan. Yan ang problema Kailangan pag present truth ipapas mo yung nauna. Ang problema sabi sa Galatia 1:8 ay pakasumpain anumang magturo ka ng iba kaysa yung naturo na. Yun yan, bigat nga ng sinasabi. Ibig sabihin, mabigat yun. Kung wala sa turo ni Apostol Pablo, kung wala sa turo ni Apostol Pablo, yung turo ng Ebanghelyo ngayon, pakasusumpain iyon, Doc. Ang problema, ang tanong, meron ba sa turo ni Apostol Pablo yung turo ngayon ni Ellen G. White na ating tatalakayin? Yan ang ating gagawin. Na sinasabi ron, may tipong legalism. Nandun ba sa turo ni Apostol Pablo yon? Nasa turo ba ni Apostol Pablo ang legalism? Nasa turo ba ni Apostol Pablo ang perfect character na sinasabi niya Ellen G. White? Not unless. Yan ang ating tutuklasin at i-explore. Okay. Ganito yan, mga kaibigan. No? Sa ating programa ngayon ay ating ipapakita na si Ellen White ang nagtuturo ng ibang gospel. Perverted gospel. Kasi pag binasa nyo sa mga sulat ni Ellen White, nabuo. Hindi yung pipiliin mo lang kung ipapakita mo sa mga member niyong Adventist, kundi kung ano lahat talaga ang sinasabi ni Ellen White. Sa mga writings niya, maliwanag na sinasabi niya na para maabot mo ang sinless perfection bago dumating si Kristo, kailangan ikaw ay maging obedient sa Ten Commandments. Ha? Pagka hindi ka, ang isang Adventist ay hindi naging sinlessly perfect, sila ay mawawala, hindi sila maliligtas. Napakatindi ng sinabi niya na pastor, hindi ka maliligtas. Apo. In fact, okay, meron siyang sinabi rito na babasahin natin sa ating mga kaibigan. Ito, nakikita niyo po mga kaibigan sa screen, sinasabi ni Ellen White, no? Sabi niya, obedience
Okay, andito natin. Obedience to the law of the Ten Commandments is the condition of salvation. This is God's positive requirement. Siya sumulat ng article niya, Pastor. Yan, bigat yan. Siya sumulat niya, ha? Yan ay noong May 3, 1898. Ito'y after na noong 1888, yan, Righteousness by Faith na ni-spirit ni Wagoner at Jones, na sana naintindihan na ng mga Adventist noon ang gospel. Kasi ang mga Adventist before 1888, mga talagang strong ang kanilang pangaral sa kautusan kaysa kay Kristo eh. Kaya nagkaroon ng 1888 Righteousness by Faith noon. Pero ito, 1898, yan, after 10 years ha, na na-introduce na yung Righteousness by Faith, ito pa rin ang aral ni Ellen White ha. After okay. Na, ito during the time na sinusulat niya ang itinatawag na The Sign of Ages, obedience to the law of 10 commandments is the condition of salvation. This is God's positive requirement. Eh, dyan pa lang eh. Makikita natin ha. Nagtataka po doon. Kasi sa kasaysayan, makikita natin sinusuportan niya pa si Wagoner. At alam naman po natin si Wagoner. Siya po ang talagang nag-DDIin ng Righteousness by Faith. Yan ang dinidiin niya. E ngayon, may mga kaalyado si Wagoner. At yan na nga, isa pa. Ito pong si Ellen G. White dyan. Ang mga nasasalungat si dyan. Si Jones. At yan mga yan, si Daniels. Ngayon, ang problema ay hindi siya nag-adapt dun sa sinasabi niya Wagoner. At kamukha nang nabanggit niyo, Doc, patuloy niya pa rin inilathala, isinulat ang mga statement na ganito na talagang diin na diin niya ang tinatawag na righteousness by work pa rin sa puntong iyan, mga kaibigan. Oo, biruin mo yan. Para ikaw na nagsasabing propeta ka for almost 50 years na to, since 1844. Ha? Ang pa-obedience sa kautusan, 10 commandments. Ngayon magtataka ka, iba na itinuturo ng ibang mga defender ng Adventist ngayon. Pinapaganda nila yung kanilang pangangaral. Sinusugarcoat nila. Hindi kami nangangaral na ang kaligtasan ay 10 commandments. Bunga lang yan ng kaligtasan. Ha? Naligtas ka na muna. At ang apos mo maligtas, kagaya ng mga Israelita noon, niligtas muna sa Egypto bago ang 10 commandments. Ganyan paliwanag ko noon eh. Pero itong propeta niyo, iba sinasabi kaysa sa inyo. O sino paniniwalaan namin ngayon, mga kaibigan? Yung propeta niyo si Ellen White ba, totoong propeta? O kayo na nagsasabi na hindi kaligtasan ng Ten Commandments? O sino paniniwalaan natin, Pastor? Ayan, hindi wala. Oh. Review in Herald, May 3, 1898. Alam niyo, mga kaibigan, itong sakripisyo niyo, hirap ang ginagawa ko rito pag-i-edit. Dinadownload itong Review and Herald nyo, sinesearch ko sa internet para ipakita yung original. Kasi gusto ko na mapunta sa isip nyo na sinabi mismo yan, actual na nasa publication nyo. Ito nasa harapan nyo, actual na nasa publication nyo. Hindi kami basta copy and paste lang sa PowerPoint, eh mahirap yun kasi pwede na iniba namin yung sinasabi namin. Kaya ito, nag-e-effort po kami na ipakita yung original. Eh kaso dun sa kabilang programa na sinasagot natin sa pag-aralan natin, hindi na nila pinapalabas ang video natin pag tayo nagsumasagot. Kasi nakikita ng mga members yung mga original. Hindi na ma-repute yan. Yan po ang dahil lang, mga kaibigan. Kaya ito ha, ulitin ko, obedience to the law of Ten Commandments is the condition of salvation. Yan po yung propeta. Oh. Yan tama, kaya tama dito si Apostol Pablo, ulitin natin Galacia eh. I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of God. Hindi tayo tinawag dahil sa pagsunod sa Ten Commandments. Hindi tayo tinawag dahil sumusunod tayo sa Ten Commandments. Tinawag tayo dahil sa grace ng Panginoon. Hindi sana nararapat na awa ng Diyos. Dahil yung lahat ng ginagawa nating kabutihan, basahan lang sa harapan ng Panginoon yan. Pagka ginawa mong doktrina na Ten Commandments, kaya ka maligtas, condition ng kaligtasan, eh, different gospel yan. Dapat tayo sumpahin dyan, mga kaibigan. No? Mahirap to, mabigat ito sa inyo, mga Adventist namin kaibigan. Pero itong totoo eh. This is a fact. Yan ang totoo. Hindi talaga. Ito gawa-gawa. Kaya, Pastor, ang, sige, tuloy. Ang pinapatunayan natin dito, yung pagka-propetisa di umano niya. Sapagkat yung pagka-propetisa niya, ay hindi niya ilalahad yan, Doc, talaga. Kung totoo nga siyang propetisa. Kasi hindi po pwedeng pabago-bagong ihip ng hangin
kapag ka propetisa nga sa kasaysayan ng Biblia, wala kang mahanapang propetang natura ng Panginoon diyan na pabago-bagong statement. Yan po ang nasasaad sa banal na kasulatan. Sabi nga doon sa 18 ng Deuteronomyo na una nating nabanggit, Dok, na kapag ka ito po'y hindi umakma sa kanyang sinasabi, huwag ikang katakutan. Kaya ito pinapatunayan namin kasi yamang tinangkilik nyo nga bilang propetisa si Ellen White. At kung alisin mo si Ellen White, Dok, ay talagang gigibain ang naturang samahang Seventh-day Adventist. Ngayon yamang since na inyo pong ginawa ka na isa siya sa mga namundasyon, ito po ang amin pong pinupuna. At pag napuna namin ito, hindi upang punain lamang personally siya, kundi upang idamay ang validad ng inyo pong samahan hinggil sa inyong pananangkilik sa kanya. At ito nga ang dahilan kung bakit pinamamalan namin ang kanya pong paglalahad ng dito ganyan sapagkat paiba-iba. Pero ang point namin po dito, kamukha ng effort ni Doc, napakahirap ng kanyang ginagawa. I appreciate personally yung kanyang pag-e-edit at kanyang pag-re-research. Mahirap yan at napakahirap talaga na ilitaw ang original pero sa kapakanan na rin ng marami. Sinulat niya bilang kondisyon. Ngayon, papaniwalaan niyo pa ba? Sinasabi niya na kondisyon ng kaligtasan ang Ten Commandments. Ngayon, sasabihin niya sa ibang sulat niya, hindi pala. Sinulat niya nga eh. Ang point, sinulat niya eh. Na kondisyon eh. Iibahin niya ba yan? Yan po, maminamahal, ang aming pong gustong patunayan sa inyo upang hindi katiwa-tiwala yung kanya pong maginagawa. Hindi mapagkakatiwalaan bilang isang propetisa. Kaya nga, Pastor, sa 24 years kong defender ng Adventist, sa 24 years ko na binasa ko na lahat ng sulat ni Ellen White, binasa ko na lahat ng mga defenders, Biblical Research Institute, Ellen White Estate na publication, wala ko nabasa na ganito. Hindi ko nabasa to. Maniwala kayo sa akin, mga kaibigan. Hindi pinapabasa sa atin to. Tinatago sa atin to ng ating mga leaders noon, mga pastor. Kahit ikaw siguro magtataka. Hindi mo nabasa ito. Ikaw ay born Adventist ka, di ba? Hindi po, personally, hindi ko yan. Hindi. May mga nababasa ako, nahawig dyan, pero hindi yan. Hindi mismo. Pero ito talaga, diretso eh. Diretso yan eh. Ang pagsunod sa utos, ha? Ten commandments talaga, condition sa kaligtasan. That is heresy. Heretical teachings ng isang sasabing propeta. That is anti-gospel. Mga kaibigan, dyan pa lang sana mabuksan na isip nyo. Maging matang mo sa isip nito. Kami hindi namin alam eh. Kaya salamat sa Diyos, kami tinawag ni Pastor Barbera ng Panginoon. Tinawag tayo sa in the grace of God, by the grace of God. Dahil nakita namin liwanag na hindi pala propeta si Ellen White. Dahil ibang gospel lang kayo tinuturo. Ngayon, ang ginagawa ngayon ng Ellen White Estate at ng mga scholars at mga theologians ng Adventist, na kailangan ma-retain nila yung kanilang trabaho. Malaki sweldo ng mga scholars diyan eh. At ma-retain nila yung kanilang posisyon. Tinatago nila ito mga ganitong salita at binabago nila yung mga statement ni Ellen White na nagpapahiwatig na ang maliligtas lang ay yung mga sinless at perfect. Alam niyo, Pastor, natotoo yun. Binabago nila, mga kaibigan, ang definition. Yan ay isang karakter ng isang kulto. Ang isang kulto, kagaya ng ibang reliyon, ginagamit din nila yung, gumagamit din man sila ng mga biblical terms. For example, justification by faith. Gumagamit din ang kulto ng salitang yan. Gumagamit sila ng grace of God. We are saved by grace. Ginagamit. Pero, nire-revise nila ang definition para kumumporme sa kanilang cultic na belief. Yan ang palatandaan ng kulto eh. Kahit nung ako'y Adventist, ako'y Jehovah's Witnesses, alam natin yung mga term na justification by faith, sanctification. Ayan. Ginagamit ng mga Protestant yan for more than 500 years. Pero pagdating sa mga kulto, kagaya ng Seventh-day Adventist, ginagamit niyan pero iniiba. They pervert the intended meaning of its phrase. Kaya kagaya ng mababasa natin sa mga sulat ni Ellen White, na sinasabi niya, sinless at perfect lang na Adventist maliligtas, binabago niya yung definition ng perfection. Alam mo paano, Pastor? Para mukhang maganda sa pandinig ng mga tao at si Ellen White ay hindi mapagpambintang ang false prophet. Binabago, example, dito sa aklat na Ellen G. White Encyclopedia. Ito, alam nyo ito, mga Adventist. Yung mga walang kopya, magkakaroon kayo nito kung gusto nyo. Just contact me. Doon sa Encyclopedia, sa article na Perfection,
Nagbigay sila ng anim na definition ng perfection. Ayan. Ayon daw kay Ellen White, anim. Meron sabi dito, perfecting grace is primarily ministered to the Word of God and the overall vision that Ellen White portrayed for the perfect believer can be summed up in 6 levels of maturity. Yung perfection na sinasabi ni Ellen White na para maligtas ang isang Adventist, binigyan nila ng 6 level of definition. Una, yung tinatawag na reckoned perfectionism. Ito yung moment na ikaw itinanggap mo si Kristo bilang tagapagdigtas, magiging perfect ka sa paningin ng Diyos. No, yan yung tinatawag na imputed righteousness. Righteousness. Yeah. Number 2, dynamic growth. As dynamic growth seen as a relative perfection. O yung tinatawag na relative perfection. Sabi rito, marami mga Christians at yung mga progressing Christian, lumalago sa pananampalataya, they are becoming mature and complete. Pero hindi pa rin absolute na perfect, kundi relative perfection. Yan ang definition ng mga scholars ngayon ni Ellen White. Number 3, dynamic growth features loving obedience and the absence of willful sinning and attitude of excuses for sin. Itong sinopromote ngayon ng mga Adventist scholars, mga Ellen White scholars, na meaning daw ni Ellen White, pag ginamit daw ni Ellen White yung perfection. Ito, tandaan nyo mga kaibigan, ulitin ko, pag pinakinggan nyo yung mga Adventist, siguro na nakapakinig sa ating programa, yung mga defender, sabi nila, ay nako, huwag nyo pakikinggan yung former Adventist podcast. Ang definition ni Ellen White ng perfection ay hindi kagayang definition nila. Ang definition daw ni Ellen White ng perfection ay ano, ibig sabihin nito, ay yung tinatawag na hindi na siya hindi siya nag-excuse sa kasalanan at hindi na siya willful na na magkakasala. Pero sasabihin ng mga Adventist defenders, ang perfection kay Ellen White hindi nangangahulugang sinless. Tandaan nyo ha, Pastor. Yan ang mga naririnig ko at mga nababasa ko sa kanang mga libro ngayon. Na ayon kay Ellen White, pag sinabi daw ni Ellen White na perfect Adventist ang maliligtas, hindi ibig sabihin daw sinless. Yan ang paliwanag ngayon. Hindi daw sinless ang ibig sabihin ni Ellen White. Kundi ang paliwanag ni Ellen White sa perfect Adventist, yun daw Adventist na obedient at hindi willful na nagkakasala at hindi nila ini-excuse ang kanilang kasalanan. Yun daw yung mga Adventist na perfect, sabi ng mga presentation ng mga Adventist scholars ngayon. So, ang palusot nila, ang Ellen White, pag sinabi ang perfect, hindi ibig sabihin sinless. Pero papakita ko sa inyo, yan ay kasinungalingan, sugar coating, para lang pagtakpan at hindi nila pinapabasa sa inyo yung mga babasahin namin mamaya. Kasi gusto nilang ma-maintain yung kanilang status na sila ay true scholars at bayan ng Diyos. Ito pa, number 4, perfection in the time of trouble. Ito ngayon, ito yung goal natin sa ating paksa ngayon. Ang perfection in the time of trouble, sa Adventist term kasi, ang salitang time of trouble, ito yung time na after ng close of probation, pag binuhos na yung latter rain, di ba? Na close of probation, pintuan ng awa, tapos na yung pagiging mediator ni Kristo sa langit, ibubuhos na yung latter rain, at yung matitirang maliligtas na bibigyan ng seal of approval ng Panginoon, sila yung makakatawid sa time of trouble. Mayroon pa rin darating na time of trouble, sabi ng mga Adventists. Yung perfection doon, eto. Sabi rito ng encyclopedia, while this one of the most controversial aspects of perfection, the key characteristics of the perfected saints in this end time crisis are total lack of open identifiable sinning and loyalty to God that shows that they would rather die than knowingly sin. Ayan. Thus, in some sense, they are still sinners by nature but not sinning. Yan ang modern. Yan ang pagbabago. Yeah. Yan ang updated definition nila sa sinabi ni Ellen White na definition ni Ellen White na perfect. Kay Ellen White, papatunayan natin mamaya, pag sinabing perfect ang maliligtas na Adventist, ayon kay Ellen White, ito ay sinless. Hindi na talaga makasala. Walang kasalanan na bisa, no?
Oo. Pero sa Adventist interpretation, lalo na sa timing na end time crisis, this is a time of trouble, ang paliwanag ngayon ng mga scholars na iba sa definition ni Ellen White, yung perfection daw doon ay nangangahulugan na andaw na bagaman sinners pa sila by nature, pero hindi na sila nagkakasala, hindi na sila, they are not sinning kasi na kung ano na sila, they rather die than knowingly sin. Tsaka sabing ganon, they are not committed, sabi, to sin. No? Sila ay they identify the sin at loyal na sila sa Diyos. No? Hindi na sila willing na magkasala pa. Hindi na sila natutukso pa. Yan ang kanilang definition ngayon. Pero ibang-iba po yan. Number five, ito. Sinless perfection at glorification. Perfection, sinlessness in the fullest sense of the word comes about only at the second coming of Christ. Ito ang totoo naman. At ito ang biblical talaga. Ang sinless perfection, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ngayon sa panahon natin dito sa lupa. Kaya nga sabi ni Pablo, hanggang ngayon naglalaban pa ang laman, ang ating laman at espiritu. Sabi ni Jesus, manalangin kayo sapagkat ang espiritu ay willing pero ang ating laman ay weak. Our flesh is weak. Habang nandito tayo sa lupa, bago mag-second coming, patuloy pa rin yung spiritual warfare, pakipagbaka sa laman. Kasi walang pwede maging perfect ngayon. No? And number six, itong pang-anim na definition ng mga scholars ni Ellen White ngayon. Constant growth in perfect throughout eternity. Kahit pagdating daw ng second coming, mag-grow pa raw tayo sa ating perfection doon sa langit. Yan. Napansin niyo mga kaibigan at pastor, they define it. Gusto nang i-redefine yung definition ni Ellen White para magmukha silang maganda pakinggan at hindi anti-gospel. Pero ba't tayo maniniwala dyan, di ba? Ba't tayo maniniwala sa bagong definition ng mga modernong scholars ngayon ng Adventist na binabago ang aral at definition ni Ellen White para magmukha siyang true prophet? Kuya. Ang talagang turo ni Ellen White kasi, mga kaibigan, ito. Ito, pinost ko na to sa website nila, lgwhitewritings.org. Pinost ko na. Ito ay galing sa Review and Herald, September 25, 1900, paragraph 10. Wala kasi akong makitang original scanned version nito sa online. Kaya dito sa Ellen White Writings ko na ibinigay, Pastor. Sabi dito sa page paragraph 10, ha? Sabi dito, to entertain such a thought is blasphemy. Not to see the marked contrast between Christ and ourselves is not to know ourselves. He who does not abhor himself cannot understand the meaning of redemption. To be redeemed means to cease from sin. So, anong aral ni Ellen White? Ito yung year 1900 yan, ha? 1915 siya namatay. So, 1900, matanda na siya nito, mga nasa 70s, late 70s, 70s na si Ellen White. Dapat alam niya nang kung anong gospel, pero hindi pa rin. No? Kasi nabasa na natin kanina, ang pagsunod sa Ten Commandments, condition sa kaligtasan, yun ay si Ellen White. At ngayon sinasabi niya, para na tayo matubos, to be redeemed means magtigil tayo sa kasalanan. So, that is perfection ayon kay Ellen White. That is sinless perfection. At hindi na yan pinapakita ngayon at binabanggit ng mga scholars ng mga Adventists yan. Tama ka, Doc. Ang lahat ng mga sinasabi nila, mga gymnastic explanation kamukha ng mga nabanggit ko kanina. At yung tulad ng nabanggit nyo kanina, Doc, tungkol po sa ang intended di umanong kasalanan, yun daw po ang tinutukoy ni Ellen G. White, ay hindi kailanman sinabi ni Ellen G. White yun. Wala kang mababasa nang ang kanyang sinasabi ay yung intended o sinasadyang kasalanan para sabihin niya na yun yung tinatawag na mawawala na kasalanan. Hindi niya binanggit na yung sinasadyang kasalanan at yung mga nanunulpot na lamang biglang kasalanan. Yun ay inadapt din ng ating mga tagapalusot. At kaya nga maminamahal na kaibigan, personally, Doc, inadapt ko rin yan noon. Kasi nga,
merong pag-aaral. Oh, kasi sa pag-aaral naman, hindi mo maiwasan pagka ang tema mo, halimbawa, ay tungkol sa theology. Talagang papag-aralan nyo kung ano ang sin, kung ano ang mga technical term ng sin. At inadapt na rin yung palusot po, maminamahal na kaibigan, ng mga mangangaral ngayon na tulad ko noon, na Seventh-day Adventist. Yung tinatawag na pagkakaiba ng hamartia, amartoma, parabasis, mga tinatawag na termino ng sin, sinasabi nila na hindi dumano yung talagang pangkalatan na sining ang sinasabi ni Ellen White. Yun ay version na lamang ng kanilang inadapt. Tulad ko rin, inadapt namin na yung actually, Dok, yung original sin ng Roman Catholic, yung tinatawag po nga sinful flesh, sa hamartia, ayun ay pilit na inaadapt na hindi naman po talaga concerned si Ellen White doon. At tandaan po natin, maminamahal na tagapakinig, wala pong formal study si Ellen White, Dok. Wala pong formal study. Ingil po sa mga terminong iyon para mawari niya na yung pagkakaiba ng human acts saka acts of human, yung mga yon, wala siyang formal study tungkol sa mga bagay na yon. Yung parabasis na violation, yung paggawa ng trespasses, iwalay dun sa talagang naitagdang resulta na lamang ng kasalanan. Wala. Kundi ang sinabi niya, napakaliwanag ng sinabi po ninyo, Dok, na ceasing from sin o sinless talaga. Yun ang sinasabi ni Ellen White. Wala kaya po siyang nga, background dun sa theological study. Kaya nga nakakalungkot, ano? Nabanggit natin kanina, mga kaibigan, na si Ellen White, pinervert niya ang gospel. She perverted the gospel ayon sa warning ng mga apostol, diba? They are perverting the gospel of Christ. Tapos, ito namang mga scholars ngayon ni Ellen White, pinervert nila yung writings ni Ellen White. Pinervert nila para palitawin na ito ay according to the gospel, na hindi siya nagtuturo ng another gospel. Pero makita naman natin na hindi ganun, no? Napakalinaw, sabi ni Ellen White. Ito pa, ito, Review and Herald, na noong April 1902, ito yung mga latter years na ni Ellen White na wala na siya masyadong vision. Ano sabi ni Ellen White, aral ni Ellen White? Ha? The Savior is wounded afresh and put to open shame when His people pay no heed to His word. He came to this world and lived a sinless life. That is His power, that in His power, His people might also live lives of sinlessness. Anong sinabi ni Ellen White? 1902, ayon sa Review and Herald, si Kristo na ating Savior daw, siya ay nag-suffer at inilagay ang kanyang kahihiyan in public shame. Na? When His people pay, tapos hindi daw nakikinig ang kanyang bayan sa kanyang salita. Siya'y naparito sa sanlibutan para mamuhay ng sinless life. Totoo naman. Jesus Christ came here on this earth and He lived sinless life. Hindi siya nagkaroon ng kahit isang katiting o tuldok ng kasalanan. He is the only man who lived on this world na sinless. Itong ngayon ang naging masama dito, Pastor, yung huling sinabi niya ni Ellen White. Kaya pala nabuha si Jesus Christ ay nabuhay na sinless life para sa ganon, yung kanyang kapangyarihan daw, yung kanyang mga tao, lalo na yung mga Adventist, might also live lives of sinlessness. Ayun. Yan ang napakapanganib yan. At so, hindi na sinabi rito, hindi na sinabi rito na si Jesus ay perfect kasi wala siyang ano, hindi siya nag-excuse sa kanyang mga kasalanan. Okay, hindi na sinabi na si Jesus Christ is perfect kasi wala siyang intention o wala siyang tinatawag na darling sin. Hindi ganoon eh. Ang doctrine ni Ellen White, si Christ naparito sa lupa at namuhay na sinless. Walang pagkakasala. Ibig sabihin perfect. Yun ang definition ni Ellen White ng perfection, Pastor. Yun perfection po, according to Ellen White, is sinlessness like Christ. Kaya ngayon, sabi dito, dahil dito, in-expect ni Kristo na ang kanyang mga tao, kanyang mga tagasunod daw,
lalo na yung mga Adventist, ay mabuhay din ang buhay na kagaya niya na sinless, no? That his people might also live lives of sinlessness. Hindi sinabi na that his people might live without any more inclination to sin, or hindi na sila nagmamahal pa sa anumang kasalanan, o nag-excuse sa ginawang kasalanan. Hindi ganun eh. Yan ang paniwanag na lang ngayon ng mga scholar ng Adventist ngayon para magmukhang mabait at magmukhang tama si Ellen White. Kaya ito sa programa natin ngayon, sinasabi natin kung anong totoong mukha ni Ellen White. Kung anong totoo niyang turo at para makita niyo mga Adventist na kung talagang naniniwala kayong propeta si Ellen White, ito dapat ang sundin niyo. Hindi sinasabi niyo ng mga pastor niyo na magmumukhang mabait. Para kay Ellen White, ang gusto daw ni Kristo, na siya ay nabuhay ng walang pagkakasala, ganun din daw dapat kayong mga Adventist, sinless kayo. O paano yan? Yun ang malaking problema ron. Oo, napaka-tactical yun, Dok. At magmumukha kang Kristo dyan. At ikaw ay talagang ituturing na parang Kristong-Kristo tactically. Oo, yun ang problema dyan. Oo, kaya nga pala pati yung tactical na pananaba doon ni Kristo, ay gustong ipagawa. Yun ang problema dyan. Ang alam lang ng Adventist kasi, ang alam lang ng Adventist, kami katulad kami ni Kristo, nagsisimba kami pag Sabado. yun lang sinasabi nila. Pero hindi yun ang requirement ni Ellen White sa inyo, mga Adventist. Ang requirement ni Ellen White sa inyo, na inyong propeta, maging sinless life din kayo. Tanong, kayo ba mga Adventist ngayon, sinless ba kayo? Oo o hindi? Okay, yun mga kasagot yan. Malaki. Yeah. Kung hindi kayo sinless, hindi kayo ready maligtas, hindi kayo maliligtas mga Adventist, mga mahal naming Adventist. Kaya mahirap dyan sa Adventist na ang turo ng propeta nyo. Kung hindi kayo maniniwala na false prophet si Ellen White, dyan kayo at dyan kayo mananatili, ay nilalagay nyo ang inyong buhay sa delikado. Wala kayong kaligtasan dyan kung mananatili pa kayo dyan. Di ba, Pastor? Opo. At saka, totoo yan. At saka, ang totoo niyan, hindi naman tinuturo ng mga Seventh-day Adventists na maraming mga preachers ngayon ang tungkol sa turong totoo ni Ellen White tungkol diyan. Totoo kaya yan. Ang nalalaman nilang turo, yung version na itinuturo ngayon ng mga tinatawag na mahilig mag-gymnastic explanation at yung mag-sugar coating na mga explanation, yan po ang pinapabango yung kanilang turo ni Ellen White. Kaya pag tanungin mo sila, si Ellen White ay may tinuro bang mali? Para sa kanila, tapos na product na yun ng sugar coatings, product na ng gymnastic expression, kaya sasabihin nila, wala namang turong mali si Ellen White. E ang tanong, binasa nyo ba? Yeah. Binasa nyo ba yung turong totoo ng Ellen G. White? Oo. O yung version na daladala nyo ay version ng pastor na kung saan pinasarap na lamang, pinatamis na lamang yung dating mapait. Yun ang problema dyan. At kung ating titignan talaga, napaka-tactical yan, Dok, pag yan ang itinuro, yung totoong turo ni Ellen White. Sobrang tactical yan. At wala nang saysay yung yugto o dispensation ng tinatawag na New Covenant na para balang pumunta si Jesus at ipapa-example, ito ang gawin nyo ha, yung gagawin ko, tactically, gawin nyo rin. At lahat ng aking kilos, yun din ang kilos ninyo. Hindi na po matutupad yung mission ng Panginoon na wakasan yung pong hindi kinakaya ng tao. Kaya nga siya sinless kasi winakasan niya yung hindi kakayanin ng tao. Nabagaman ang tao ay sinful, ay merong nagwakas ng mga bagay na hindi nila kakayanin dahil na lamang sa biyaya. Yun po yung aming sinasabi rito mga tagapakinig namin na mga nakikinig ngayon. Doc. Kaya mga pastor, kaya nga ito pinapakita natin sa screen. Para sila na mismo makabasa. Kasi sabihin nila, sa atin lang galing, hindi sa amin galing yan. Galing yan. Sa propetong yan. Kaya mag-isip kayo, be serious, maging seryoso kayo. Sayang lang yung pagpapagod ninyo. Sayang lang yung mga sacrifice nito. Lalo yung mga Adventist na bagong convert dyan na iniwan ng trabaho dahil ayaw magtrabaho sa Sabado. Na mapaniwala si Ellen White ay propeta na wala ng trabaho, pati pamilya na apektuhan, lalo't pandemic. Hindi worth mag-sacrifice sa isang bulaang propeta. Hindi worth yung pag-sacrifice nyo. Kasi hindi ganyan. Meron pa nga, Dok, ito, no? Opo, meron pa, Dok. Dahil sa naniwala sa Adventism, nag-kulpultor. Dok,
nagpumasok sa cool culture. Full-time. Makaraan lang ilang buwan, na disgrasya, patay. Oh, namatay. Oh, na disgrasya sa motor. O kabataan. Dahil sa kagustuhang kumita, nag-kulpultor, ni-recruit naman. Makaraan lang ilang buwan, patay. Oh, nabangga. Oh, kita nyo nga yan, yeah, yung circumstance na yan. Aksidente. Kaya sayang. Na nagpapatunay. Sayang mga kaibigan Adventist, yung pagpapagod ninyo, lalo pag Sabado. Di ba? Maghapon kaya, umaga hapon. Kaya nga, marami Adventist, di na bumabalik sa hapon, tulog na lang eh. Kasi nakakapagod eh. Nakakapagod kaya yung maghapon nyo dyan pag Sabado. Aminin nyo na, walang sisimba sa inyo pag hapon. Konti na lang. AY, puro kabataan. Halos, wala nga eh. Bakit? Aminado nyo, nahirapan kayo, nabibigatan kayo dyan. Eh, kasi, ang turo ni Ellen White, ganyan. Lalo na, naku, kaya nga, it's time for you to think, ano, over. Ito pa, Pastor. Sa Signs of the Times, March 11, 1903. Binabasa natin yung mga latter part ng aral ni Ellen White. Kasi alam ko, parang makikita ko na palusot ng mga Adventist defenders yan. Ay, yung mga sinasabi ni Ellen White na sinless perfection, ay yung mga progressive yan, at yung mga earlier part ng kanyang visions, mga 1840s, 1850s. Pero mga latter part ng vision ni Ellen White, hindi na ganyan. Hindi! Ito 1903 na. Ha? Ang paniwala sa Science of the Times, ito sabi. Ha? Sabi rito, constantly they must receive power from Him. This is necessary in order that the new life in Christ may believe and no part of the deceased life of sin is to remain. Christ diffuses sanctified activity to all parts of the being and then is developed unselfishness in the service of God. Kasi noong mga year na ito, Pastor, naging uso sa Adventism mula noong 1892, yung tinatawag na Holy Flesh Doctrine, na ni-rebuke naman ni Ellen White kasi may mga extreme na paniwala. Pero after na ni-rebuke ni Ellen White ang Holy Flesh Doctrine na ito, kasi ni-rebuke na ang Holy Flesh Doctrine noong April 1901, the next day, nagsisi na yung mga naniniwala, paniwala doon sa Indiana Conference. Pero ito 1903. Ayan. But sa version mismo ni Ellen White, parang naniniwala pa rin siya na sabi rito, no part of the deceased life of sin is to remain. Wala nang, yung patay na kasalanan, wala nang dapat man nila natili. Kasi may belief ang Holy Flesh movement noong time na ito, itong mga year na ito, na dahil si Kristo ay nabuhay na sinning flesh, no? Si Christ, ang paniwala nila ay mayroong sinful nature. Yan ang paniwala ng mga Adventist eh. At dahil sa siya ay may sinful nature, yun nga nagpapatunay na kaya niya, sa kabila ng sinful nature niya, na kaya niyang sumunod perfectly and to obey the Ten Commandments. So dahil na-obey ni Christ ang Ten Commandments, kahit may sinful nature siya, ganun din daw yung mga Adventist. Yun ang aral nila eh. Ay kaya din nilang ma-overcome ang sin at masunod ng perfect ang Ten Commandments. Nandyan ang nanggagaling yung doctrine na yan. Kaya dahil dyan, sabi rin nila, si Christ, dahil mayroon siyang sinful flesh, na-overcome niya yan, na-perfect niya ang pagsunod, tayo pa kaya na may bibigyan ng power ni Christ, mapaperfect natin yan. At eventually, ayon sa paniwala nila, si Christ daw, niredeem daw niya yung nawala ni Adam. Ang nawala ni Adam, yung perfection. Apo. So, nung naredeem ni Christ ang perfection, natubos niya yung imperfection ni Adam, tayo ngayon, unti-unti daw nire-restore ng Panginoon to His image, yung ating being. Hindi lang yung ating spirit and soul, kundi maging ating buong flesh at buong pagkatao, unti-unti daw i-restore na maging perfect dahil yun ang ginawa ni Jesus. Kaya ang sabi dito ni Ellen White, naturo niya noon na hindi niyo na maririnig ngayon sa aral ng Seventh-day Adventist Church. No part of the deceased life of sin is to remain. Darating daw panahon talaga, wala nang mananatiling kasalanan. Kaya dito sa isang article sa Letters and Manuscripts 23, sa letter 162, page 1908, ito 1908 na, ha?
ilang years na lang bago mamatay si Ellen White. Sabi niya rito, God demands that the appetites be cleansed and self-denial be practiced in regard to those things which are not good. This is a work that will have to be done before His people can stand before Him, a perfected people. Ha? Kung iuugnay natin yung mga earlier teachings ni Ellen White na kailangan sinless ang isang tao bago siya maligtas at humarap sa Diyos, wala na dapat nananatiling kasalanan, at ang sabi niya, aalisin din natin pati health reform. Kasama kasi dyan sa doctrine na yan, yung sa perfection, pastor, yung health reform eh. Lalo ng time nila A.T. Jones at Wagoner, they preach the holy flesh movement. Ang paniwala nila, part ng perfection at sinlessness, kailangan pati health natin i-perfect. Kaya sabi ni Ellen White, dinidiman ng Panginoon, pati appetites natin malinis. At i-practice natin na dangdanggingan ito. At ito ang gagawin natin para sa ganoon, tayo mga tao iharap sa Kanya na perfected people. So yung salitang perfected dito, hindi kagaya ng perfection na gustong nire-redefine ngayon ng mga scholars ng Adventist na relative perfection. But this is perfection in being, sinless perfection. Kung babasahin natin ito in context with the other statement of Ellen White, with sinlessness. Kaya po, justified po yung aming sinasabi ngayon sa inyo mga kaibigan, si Ellen White ay nagtuturo ng sinless at perfect na Adventist lang ang maliligtas. Yan ang kanyang original na turo. At remember, ang year na ito nung isulat niya, 1908. Hindi niya binabago ang aral niya ito. No? Kaya nga, pastor, nung mamatay si Ellen White at nung mga early 1930s, ang mga theologians noon at kilalang kilala, kagatulad ni M.L. Andreasen, yan ay pinakamatalino at pinakamagaling na scholar noon. Meron siyang libro na sinulat, The Sanctuary Service. No? Sa chapter 21, dito nabuo yung doctrine na tinatawag na Last Generation Theology. Anong sabi ni M.L. Andreasen sa kanyang The Sanctuary Service, page 299? Pastor, nababasa niyo ba yan? Gusto niyo basahin? Ayan, basahin po natin. Tignan po natin. Sige nga. The Sanctuary Service yan, ha? Hindi mababasa mo. Okay. Ako na lang kasi malilito. The final demonstrations. Sige po. The final demonstration of what the gospel can do in or for humanity is still in the future. Meron daw magaganap na final demonstration na magagawa ng gospel sa mga tao. Men are to follow His example and prove that what God did in Christ, He can also do in every human being who submits to Him. The world is awaiting this demonstration. He will have shown Himself, sabi dito, true, and Satan a liar, His government will stand vindicated. Itong theology na nabuo ni Andreasen na nakita niya mismo si Ellen White. Pumunta sa bahay ni Ellen White. Napaka-strict follower ni Ellen White nito. At tapos sabi niya, darating sa final days, na i-demonstrate ng Panginoon kung sino talaga at si Satanas ay sinungaling. Dahil ang Diyos ay mabivindicate. Bakit na mabivindicate ang Diyos? Sabi niya, ito, in the last generation, God gives the final demonstration that men can keep the law. That men can keep the law of God and that they can live without sinning. Ayan. Na darating daw ang panahon. Ang problema dyan. Bago dumating si Kristo, sabi ni Andreasen, i-demonstrate ng Panginoon kay Satanas at sa lahat ng mga tao sa buong daigdig, sa universe, na ibibindicate niya na si Satanas ay sinungaling at palalabasin niya na si Satan ay hindi totoo yung kanya sinasabi na walang taong makakasunod sa kautusan. At palalabasin itong sinungaling. Bakit?
Kasi in the last generation, God will demonstrate that people can keep the law of God at sila'y mabubuhay nang hindi nagkakasala. Ayan. Yan ang sabi niya. Yan ang sabi ni Andres. Ito yung follower ni Ellen White. Siya ang nag-spearhead ng ngayon ay nakikita natin na dissension at divided ang mga Adventists. Yung tinatawag na last generation theology. Ito yung 1930s ito. Sinulat ni Andreasen. So, ito pa lang si Andreasen, ay although siya ay strict follower ni Ellen White, kanya pinopromote niya yung sinasabi ni Ellen White. Masasabi natin na ang theology ni Andreasen ay strictly following Ellen White's theology na darating ang panahon na sa huling generasyon bago daw ang second coming ay mayroong taon, ayon kay Andreasen, ito yung 144,000 eh. The 144,000, ito na yung mga Adventist na makaka-perfect, na buhay na without sinning, makaka-perfect ng pagsunod sa kautusan ng Diyos without sinning. Yun. Na sino daw ang magde-demonstrate sa kanilang pagiging successful na pagsunod sa kautusan ng Diyos ng perfect, na nabuhay na walang kasalanan, ito daw ang iaharap ng Diyos kay Satanas pagdating ng panahon para ipagsinungaling yung claim ni Satanas na wala makakasunod sa kautusan. Ang sasabihin ng Diyos, ito yung 144,000 na mga Adventist na perfect nila ang pagsunod sa Ten Commandments at nabuhay silang walang kasalanan, kaya sinungaling ka Satanas. Ito ngayon sinasabi natin, Pastor, na last generation theology. At magsasabihin una ng mga... Sige, Pastor, tuloy mo. Sige po. Una sa lahat, humantong dyan sa last generation theology, yung kanilang pag-umpisa dun sa turo ni Ellen G. White. At yung turo ni Ellen G. White, ora-ora, sinabi niya po roon na sinless dapat. At yan nga po ay humantong din dun sa turo na kung saan kumuika si Jesus Cristo, bagaman may sinful nature di umano, ay nakaya ang pagsunod ng Ten Commandments, replikado, ginagaya rin o pinagagaya o nire-require na gayahin ng mga Kristiyano ang kinaya niya. Diyan pa lamang, gibang-giba na yung tinatawag na New Covenant sa kanila pong turo. Hindi po tinuturo ang New Covenant diyan. Kasi nga, hindi po pwedeng maging Kristo ang sinumang tao at hindi po pwedeng maraming manunubos. Si Kristo lang tagatubos, kanya niya po winakasan ang kanya pong pagsunod dun po sa Ten Commandments. Kaya kanya pong ipinailalim ang kanyang katawan sa Ten Commandments bilang Hudyo nga. Siya po ay nagdaan doon, hindi upang ipahudyo din nito yung mga Kristiyano, Dok, upang maging Hudyo rin ang mga Kristiyano, kundi kanyang winakasan ito upang hindi na problemahin mamaya na mga kamukha nating hintil, hindi tayo magiging Hudyo. Maliwanag na nga sa Colossians 2.14, pinawi, pinako ang mga alituntunin at palatuntunan na laban sa atin. Sinong mga kausap doon? Ni Apostol Pablo, mga hintil na naging Kristiyano. Laban pala sa kanila yung Ten Commandments. Laban pala sa kanila yung mga kautusan na yon. So hindi sasalpak, hindi ubra, hindi pinagagaya ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa kinayang wakasan ni Kristo. Kasi kung ang lalabas niyan mamaya, Dok, magpapapako rin tayo sa cross kasi replikado lahat eh. Lahat ng mga ginawa ni Kristo ay dapat gawin ng tao, magpapapako din. Kalaunan ay lahat ng ginawa niya gagawin din, yun ang problema doon. Ngayon, dun sa last generation theology, ang paliwanag na ng maraming Adventist dyan, Dok, noon, komo yung 12 tribes of Israel, watak na yan, hindi na yan mabubuo talaga, sabi ka. Ayan din ang paliwanag po ni Dog Bachelor sa Judah, napunta't nauwi yung mga umuwi na lamang na galing na ng Babylonia nung araw, nung ito'y pinauwi sa pamgitan po ni Cyrus. Yan nga po ay dahil sa nakalag na sila sa kalupitan o kabagsikan ng Babylonia, sila po ay mayroong karapatang umuwi. Yan nga, binangon po sa panahon ni Artaxerxes, di ba, yung templo. Hindi na po nabuo yung 12 tribes of Israel doon, sabi. Kaya kung hindi na nabuo yung 12 tribes of Israel, symbolical na lang yung 12 tribes of Israel magpanggang ngayon, sabi. At yung symbolical na yun, di umano, Dok, tumuturo sa Seventh-day Adventist bilang mga ibinangon,
mula sa pagkaka-exalt symbolical natin pagkakabangon, kasi, symbolical yon. Ganon ang twisting yun daw, na nangyayari dyan, Doc. Oh, meron dito ang comment si Little Light JF na sabi niya, turo yan ni God, hindi yan turo ni Ellen White for clarification. Siguro ano to, he believe in last generation theology. Turo daw yung perfection ni God at hindi turo ni Ellen White. At sabi niya, kaya sinabi ng Bible, be ye therefore perfect as the Father is perfect. Sa Matthew 5:48. Yan. No? Matthew 5:48. yun isa sabihin, sa mga tatalakayin natin mamaya. Ibig sabihin, itong Little Light JF, tanungin natin siya, ikaw ba, Little Light JF, perfect na ba? Perfect na ba? Para sabi mong, sunod yan. Baka ikaw, hirap na hirap, ma-perfect eh. Ha? Ngayon, halimbawa ngayon, church service ngayon, na dapat ngayon, nasa online ka, nakikinig ng sermon ng Seventh-day Adventist, pero ba't nandito ka? Ngayon, yung perfection na sinasabi rito, kahit mga Adventist, hindi na nila tinatanggap na ito ay absolute. Yung perfection nito. Andun siya sa category na binanggit natin kanina. Sa category 5, yung maturity, ibig sabihin nito. Hindi absolute perfection. Relative perfection ito. In fact, dito relative, sa SDA Bible commentary, siguro itong si Little Light JF, kung talagang faithful ka, o ito, SDA Bible Dictionary, ha? Tuturuan ka namin mag-research. Hindi yung panatiko na maniwala ka lang sinasabi ng pastor. Ang perfection, sabi rito, kasi ginagamit nila yung kay Job eh. Ang sabi sa Job 1:8, si Job ay perfect. Kay Job. Pati si Noah. Si Noah, kaya naligtas sa bahay. He is perfect. Pero sabi rito, the Hebrew word for perfect is tamim. Sa Greek ay teleios, meaning complete, full-grown, mature, fully developed, having attained its purpose. Sabi rito, it is the Old Testament term signifies completeness, integrity, and sincerity. Yan ang ibig sabihin ng perfect. Yan. Hindi sinless. Ang ibig sabihin sa Bible, yan, ang meaning na ito, para sa, for your information, hindi gaya ng meaning mo. Yung meaning mo, perverted gospel. Ang meaning mismo na sinasabi dyan ng Adventist sa Greek at sa Hebrew, ay ito ay relative. Halimbawa, in the Old Testament, all time signifies completeness, integrity, and sincerity, but always in a relative sense when used of man. Pag sinabing relative sense, hindi absolute perfection yan. Nagkakasala pa rin yan. Oh. Ha? A person with a perfect heart was a man whose life was completely devoted to the Lord. Thus, Job was designated as perfect, despite the weakness revealed later by adversity. May weakness pa rin siya. Hindi pa rin siya sinless. Showing that his perfection was relative rather than absolute. Similarly, Noah was said to be perfect, though later he succumbed to the weakness of the flesh. Ang tanging perfect lang talaga, in absolute sense na sinless, gaya ng ating napakita kanina, ay walang iba kundi si Jesus Christ lang. Kaya yung sinasabi na ni Jesus na maging perfect kayo gaya ng Father na perfect, that is also relative. No? In earthly sphere, maging perfect tayo in a sense na we are loving. Kaya pag binasa mo yung verse 45, kasi ikaw verse 48 lang binasa mo, itas mo sa 45, atin lang bang iibigin yung sa atin nagsiibig? Atin lang bang papakita ng mabuti yung sa atin nagpakita ng mabuti? Hindi. Iibigin mo rin yung kahit hindi nagpapakita ng kabutihan sa iyo. Katulad ng ama, di ba, na nagpapaulan at nagpapakain sa mga hindi niya lingkod. Kaya maging perfect kayo, gaya ng ama, yun ang perfection na sinasabi nun. Relative perfection yun na Little Light JF. Hindi tama yung sinasabi mo. Yung doctrine ni Ellen White na ating pinapakilir dito, hindi relative perfection, absolute perfection. Kasi tinuturo ni Ellen White mismo na kailangan maging sinless ka, maging wala kang kasalanan. Dahil ang sabi niya, si Jesus na parito sa lupa, sabi sa Review in Herald 1902, at nabuhay ng sinless life. No? Hindi lang maibigin sa kapwa, kundi sinless talaga. Sinless. This is
masasabi natin na ito'y ibang kategory to. Para daw sa kanya, ang kanyang mga tao yan might also live lives of sinless. So, tanungin natin yan itong si Little Light JF. Sinless ka na ba? Kung hindi pa, hindi ka follower ni Jesus ayon sa definition ni Ellen White. Yan masasabi natin. Yan. Opo. Oh, tsaka, yung konteksto maliwanag, Doc, yung sinabi nyo. Ang paksa doon, yung tungkol sa kabutihan ng Diyos. Sabi nga doon, na kung ikaw ya kung may humihingi ba ka ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Yeah. Yung mga yun, yung konteksto ng Matthew 5 na yun, yung mga masasamang tao, mabuti ang kanilang ipinakikita sa anak. Matthew 7 verse 11, yung pakayang Diyos na nasa langit, nasa sinasabi doon na nagbibigay ng kabutihan, yun ang paksa doon. Eh ngayon, pag yung perfection naman sa Matthew 5:48, maliwanag naman po, Doc, yung nabanggit nyo talaga, para sa kapakanan talaga ng marami ngayon, merong step doon eh. Yung sinabi doon, nagdadaan sa bagay na ama, perfect. Ngayon, nasa anak ito, nasa Panginoong Hesus Kristo. Eh sino ba si Hesus Kristo? Nagkatawang tao. Filipos 2:8. Di ba? Nagkatawang tao siya. Ngayon, sa paraan na po pwede nating abutin yung perfection, ay doon tayo kay Hesus Kristo. At yung Hesus Kristo na yon na maminamahal na kaibigan, maliwanag po, Doc, ano, na yung pong mapalusot nila ngayon na tinatawag na walang kasalanan di umano, turo ni Ellen White yan, ay hindi po inaayunan yan eh ng resulta ng katawan eh. Nabuhay ka kaya na si, light. Ano po yung pangalan niyan? Comment ni Dita Light, sabi niya. Nabuhay ka na na may... Kaya nga daw sabi niya. May resulta na ng kasalanan. Kaya nga, trying po tayo for perfection like Christ na maging sinless po tayo. Yan. O yan, mga kaibigan, hindi na po sa amin galing yan. Yan po. Ito mo mismo, Adventisto, Ellen White follower, itong Little Light JF. Na? Kaya sinisikap niya maging perfect, kagaya ni Kristo. O talagang inaamin niya, talagang turo ni Ellen White yan. At ito lang maganda kay Little Light JF. Talagang, ito yung totoong follower ni Ellen White. Itong Little Light JF nito. Yung mga Adventist na tumatanggi sa sinasabi natin, mga walang alam kay Ellen White, kasi most of the Seventh-day Adventists, 80% of the Adventists, hindi nabasa ang sunat ni Ellen White. Malamang itong si Little Light, ito bumabasa kay Ellen White, at ako'y humahanga dito kay Little Light. Sinasabi lang niya talaga kung anong natutunan kay Ellen White. Sabi niya, kaya nga ako ay trying hard for perfection like Christ na maging sinless po tayo. Yan. Thank you, Lord. Dahil ito mismo napatunayan natin na turo ng Adventist ito. Turo ng Ellen White ito. Yan. Kaya kayong mga Adventist na nakikinig dyan, ito'y maging warning po sa inyo. Totoong warning yan. Kasi kayo mismo ay hindi nagkakaisa dito. Di ba, Pastor? Opo. Turo rin ni Ellen White na maging perfecto ang katawan. Ang problema dyan, mapiperfect mo ba ang katawan mo? Yun ang problema dyan. Kasi, hindi nadamay nga ni Ellen G. White lahat eh. Para sa inyo, maminamahal na nakikinig, ang sinasabi namin ni Doc ngayon, na turo ni Ellen White, absolute perfection. Yeah. Hindi po relative. Absolute. Ibig sabihin, kinakailang makaabot din yung katawan mo sa perfection. Kaya nga merong health reform. Merong health na tinutukoy diyan na mape-perfect. Ang problema sa Jesus, tao, yun na lang sabihin natin. Lumitaw na, nandiyan na yung resulta. Yeah. Gagayin ni Jesus, sabi na, na may resulta. Maging tulad kayo ni Jesus, sinless. Maging tulad kayo ni Jesus, sinless. Yung problemang malaki dyan. Wala nang explanation dapat dyan eh. Napakalinawin yan eh. Yan. Dinodoktor na lang kasi ngayon ng mga absolute perfection yan. Yan. Yun at yan ang sinasabi ni Andreasen, na magiging sagot ng Diyos in the last day, in the final events, sa bintang ni Satanas na wala makaka-perfect sa Ten Commandments. Kaya sabi ulit ni Andreasen, page 315, in the last generation, God gives the final demonstration that men can keep the law of God and that they can live without sinning. Tingin ko itong si Little Light JF na ating nag-comment kanina, follower din ito ng Last Generation Theology. At alam niyo ba, mga kaibigan, speaking of Ted Wilson, na kamakailan lang ay nagbisita sa Pilipinas at nag-baptize ng napakarami dyan sa Mindoro. Alam mo ba yan, Pastor? Ted Wilson? Si Ted Wilson ay promoter din
ng last generation theology. Dalawa lang presidente ng Seventh-day Adventist na nagpo-promote ng last generation theology. At ang nagpo-promote ng last generation theology, kaya nga si Ted Wilson, siya yung nag-organize ng GYC. Narinig mo naman yung GYC? Pastor Balberan, GYC is Generation of Youth for Christ. Noong time na ako yung Adventist pa, may nagtanong sa akin sa radyo, Brother Ronald, ano masasabi mo sa GYC? Bakit ito pinagbabawa ng ibang Adventist? Ano ba yung GYC? Hindi ko alam noon yun eh. Generation of Youth for Christ. Ito pala ay tinatag at inorganize ni Ted Wilson na presidente ngayon ng Seventh-day Adventist World Church. Ang GYC, ito yung pinopromote ni Ted Wilson, ang last generation theology sa mga kabataan. Kaya ngayon ko lang naintindihan, bakit pinagbabawal sa ibang mga conference ang generation, GYC, Generation of Youth for Christ. Kasi pinopromote nila na darating sa final events na ang last generation na bubuo ng literal ng 144,000 na hindi na hawa sa babait, walang kapintasan. Di ba sabi sa Revelation 14? Walang kapintasan sa kanilang mga bibig. They are spotless dahil magiging sinless ito. Dahil na-perfect nila ang Ten Commandments. Yan ang pinopromote. Although si Ted Wilson hindi mo halata at siguro maraming Adventist ngayon, ang hindi alam yan na si Ted Wilson ang pinakamalakas na impluensya ngayon sa Adventist para i-promote itong last generation theology, bagaman maraming Bible scholars ang tumatanggi rito sa last generation theology. Ito ay bunga lamang po nung ating binabasa mula kanina ng aral ni Ellen White ay sinless perfection, mga kaibigan. Hindi po sa amin galing yan. Galing yan kay Ellen White at yan mismong presidente nyo ngayon na si Ted Wilson, worldwide president. At marami akong nakita na picture sa Facebook, mga nagpapapicture pa mga Adventist, tuwang-tuwa eh. Pag si Ted Wilson, gustong-gusto nila makita. Sila yung talagang amiss na amiss pagkausap si Ted Wilson at kasama sa picture. Pero hindi nyo alam, Ted Wilson believe in sinless perfection na aral ni Ellen White. Oh, paano yan? Mga Adventist. Ang tanong dyan, Doc, alam ba naman na bautismuhan ang tungkol dyan sa aral na yan? Yun ang tanong niya. Ay, nako. Hindi na siyempre sasabihin yan. Kasi baka umatras sa bautiso, wala sila report. Wala sila may report dyan. Yun na. Oh, at ang matindi, Pastor, itong libro na The Sanctuary Service ni Andreasen na nagpo-promote ng last generation theology, hanggang ngayon, kagabi lang to, chinek ko sa internet, sa AdventistBookCenter.com. Kagabi, chinek ko to sa internet para latest. Sa website, sa AdventistBookCenter.com na Adventist. Binibenta pa rin itong libro nito. Binibenta itong The Sanctuary Service sa Adventist Book Center. At alam mo kung magkano? $15. Almost $16 na. Napakamahal. Hanggang ngayon, ibig sabihin, pinopromote nito hanggang ngayon ng Adventist ang last generation theology. Opo. Na anong ibig sabihin last generation theology? Ito yung aral ni Ellen White na parang Adventist ay maligtas, kailangan sinless at perfect. Sinless. Absolute yung sin na yan. Absolute yung pagka-perfecto. Absolute na mawawala. Absolute perfection to. Kaya mga kaibigan ko, nalulungkot po ako. Kawawa naman po kayo kung hindi nyo alam to. Kaya nga ho kami nagpo-podcast dahil gusto namin mabuksan naman ang isip nyo kasi sayang talaga yung pagpapagod niyo dyan. Lalo yung matatagal ng Adventist, alam ko hirap na kayo dyan. Pero maganda sana, okay lang ang mahirapan, Pastor eh. Kagaya yung hirap tayo. Pero masaya tayo kasi alam natin na totoo tayo, totoong gospel ang ating natanggap. Totoong tayo naligtas sa biyaya, hindi tayo naligtas sa kalukuhan at taturo ng bulang aral ng propeta. Ito bang aral ni Ellen White sa Christ Object Lesson. Sabi niya sa page 69, when the fruit is brought forth immediately, he put it in the sickle because harvest is come. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. When the character of Christ, which is sinless, pag sinabi character of Christ sinless, when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim his as his own. Biruin mo, sa turo na yan ng last generation theology, dahil tuloy dyan,
ang pagparito at pagdating ng second coming ni Kristo tuloy, nakadepende na hindi sa schedule ng Diyos, kundi nakadepende na kung magiging perfect ba ang mga Adventist dito sa lupa. Ito sila po ang basehan, ano? Oh, Christ Objectness on page 69, ha? Sabi, Christ is waiting with longing desire for the manifestation of self. Gustong-gusto na ni Kristo daw. At longing at desiring siya na magpakita na dumating para sa kanyang iglesia. Walang iba kundi daw Seventh-day Adventist. Kaya lang, when the character of Christ, na ayun na sa mga binasa natin kay Ellen White, yung sinlessness ay perfectly reproduced. Hindi sablay, hindi kalahati, hindi 50%, hindi 80%. Perfectly, 100% na reproduced na sa kanyang church, sa mga Adventist. Ha? Tsaka lamang siya magpapakita darating. O paano niya mga Adventist? Ito mga. Anong, Pastor, paano ba yan? Dok, hindi ko halata yan nung dok eh. Ang nakikita ko lang, character of Christ eh. Eh ngayon, di ba? Maliwanag pala na yung character of Christ dyan, yun yung absolute perfection. Okay, tsaka sinlessness. So, ngayon, sinlessness talaga na walang-walang kasalanan. Eh, wala naman talagang magiging ganyan. Ngayon, pagbabasahin na natin yan, ang malaking problema dyan, yung character ni Christ pala na tinutukoy dyan, yung aantimanuhin, wala kang kasalanan umano, unabis, na makikita at maitatak na sa buhay mo. Eh, walang makakaabot niyan, Dok. Napakahirap niyan. Oo. Pambihirang karakter pala ng Panginoong Yesus. Kaya ibang Kristo yan eh. O, ibang Kristo yung merong ganyang requirement eh. Hindi si Kristong totoo yung tinutukoy niya. Hindi yan totoong gospel. Yan po, maminamahal na kaibigan, ay maliwanag na ibang ebanghelyo. Tsaka ano dito, ha? This is false gospel. Kasi lumalabas dito, mula nung nagkaroon ng Seventh-day Adventist at naging propeta si Ellen White, nagbago na ng schedule ng Diyos. Nung wala pa si Ellen White, ang schedule ng pagparito ni Kristo, di ba? Walang nakakaalam sa araw at oras ng kanyang pagbabalik, kundi ang Ama lang. So, alam ng Ama yung oras. Wala pa si Ellen White. So, alam ng Diyos ang oras kaya darating. Eh, nung dumating si Ellen White, sabi niya, ang oras ng pagdating ni Kristo depende na kung magiging perfect ang mga Adventist na sinless. Patay tayo yan. Expose na expose kayo yan, mga Seventh-day Adventist. This is a man-made religion, ang Seventh-day Adventist. Man-made religion yan. No wonder. They glorify man. Sinasabi nila na itong mga perfect at sinless Adventist na ito ang mag-vindicate sa Diyos. Pero that is nonsense. Yan ang kabaliktaran. Actually, yan. Na-vindicate ang Diyos. Ako naniniwala na ang Diyos ay na-vindicate na noon pa sa krus ng Kalbaryo. Nung si Kristo ay natalo niya si Satanas at na-overcome niya ang kasalanan at na-perfect niya ang Ten Commandments. Sapat na yun. Sapat na yun. Colossus 2:10. Para ma-vindicate ang Diyos. Complete in Christ, yung ministry mo. Yeah. Sapat na yun, na-vindicate ng Diyos. Sapat na. Eh, ba't kailangan pa Adventist pa mag-vindicate ng Diyos sa pamamagitan ng pag-perfect ng Ten Commandments? Wala yung problema. Diba, that is the work of the devil. Di ba, Pastor? Pero alam mo, Dok, nilalapat lang nila sa investigative judgment na doktrina. Ayun, tama yan. Kasi yung investigative judgment talaga, unabis kinakailangan, wala kang makalimutan kahit katitig na kasalanan mo upang ihingi ng tawad. Yeah. Kaya ka nga iniimbestigahan, di umano, para ipagtibay na ikaw ay ligtas sa paraan ng pagsunod sa utos. At sa pagsunod mo sa utos, ikaw ay magiging perfecto na absolute perfection pa lang layunin nito. Yun ang problema doon. At pag ikaw ay pumasa at ikaw ay inabutan ng clause of probation, nasisigurado ka talaga na ikaw ay included. Pero pag hindi ka naman pumasa, halimbawa meron kang kasalanan na naligtaan, hindi mo talaga nahihingi ng tawad, naulyanin ka, yun ang problemang malaki niyan. Hindi masusunod yung absolute perfection. Hindi ka sinless ngayon. Problemang malaki yan. Oo, hindi pa naaabot, hindi maaabot yung absolute perfection. Ito, sabi ni Ellen White, great controversy. Those who are living upon the earth, when the intercession of Christ shall cease in the sanctuary above, are to stand in the sight of Holy God without mediator. Their robes must be spotless and their characters must be purified from sin by the blood of the sprinkling. Yun daw man nabubuhay sa lupa. Ngayon, titigil daw ang dadating ang panahon, titigil daw yung pagiging mediator ni Christ sa sanctuary. Sinasabi mo kanina na when intercession of Christ shall cease
in the sanctuary, titigil ang kanyang pagiging mediator. Ha? At kailangan, pag tumigil sa pagiging mediator, ito yung close of probation eh. Kailangan yung mga Adventists, yung kanilang robes of righteousness, spotless, at yung character nila, purified from sin. While the investigative judgment is going forward in heaven, while the sins of the penitent believes are being removed from the sanctuary, there is to be a special work of purification, of putting away of sin among God's people upon earth. Huh? This work is mainly presented in the messages of Revelation 14. Oh, mga Adventists, ito palang sabi ng propeta ninyo. Habang nagaganap daw ngayon, kung naniniwala ko sa investigative judgment, na inaalis daw yung remove sa sanctuary yung record ng kasalanan, habang ginagawa sa langit yon, dito naman sa lupa, anong special work ng mga Adventists? Ito ang special work ng Adventists, the work of purification. Ayon kay Ellen White, ano yung work of purification? Putting away of sin among God's people of earth. Sinlessness, perfection yan, mga kaibigan. Yan ang perfection na as defined by Ellen White na propeta ninyo, na pinapaganda na lang ngayon na mga scholars nyo para magmukhang maganda ang turo ni Ellen White. Yan. Ito pa, when this work shall have been accomplished, the followers of Christ will be ready for His appearing. Anong work yon na ma-accomplish para darating na si Kristo? Hindi lang investigative judgment. Ang work nito ay yung ano, para sila'y dumating, na kailangan yung perfect character ni Kristo ay makita sa character ng Adventist Church. Yung sinlessness. Oh. Eh ngayon, hanggang ngayon, dami pa rin kasalanan at corruption dyan sa Adventist eh. Oh. So hindi pa darating si Kristo. Kayo, di ba sa mga Adventist Church yan, pag Sabado, nakasalalay sa kanila. Jesus is coming. Ano ang sisigaw ng mga tao? Ha? Jesus is coming, di ba? Darating na si Kristo. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Ang turo ni Enemy, darating na si Jesus pag na-perfect niya na ang Ten Commandments. Eh, hanggang ngayon, dito yung wala pa perfect. Tingin ko dito sa atin, isa pa lang nakaka-perfect. Itong si, yung kanina nag-message sa akin, hindi pa rin niya ma-perfect. Naniniwala siya na kailangan ma-perfect. Exactly, hindi pa rin niya ma-perfect. Kailan pa darating si Kristo? Sa pag-aralan natin. Sa pag-aralan natin, sabi ni Brother Gomer, may makaka-perfecto daw ng Ten Commandments. Last generation theology din. At si Gomer, masasabi natin faithful na ano yan, follower ng last generation theology. Ellen White. Sabi niya eh. Pero si Johnson, na host ng pag-aralan natin, against siya sa last generation theology. Magkalaban sila. Ngayon, ang problema ko doon, paano mape-perfecto ang sabat? Halimbawa, sabat na lang. Pagka nasa kapilya, may kuryente naman ang kapilya. Saan nagmumula yung kuryente? Hindi ba sa pamayanan yun? Sa Nobel ko kung dito sa Nueva Vizcaya, Meral ko kung dyan sa Manila. Di may nagtatrabahong stranger para sa inyo pala. Di may nagtatrabaho rin, hindi rin nape-perfecto ang sabat keeping. Pag sumakay sila ng jeep, pag Sabado, pwede magbayad ng pamasahe. Hanap buhay yun eh. Ayun. Hindi na lang trabaho yung tao sa inyo. Maraming kumakain sa restaurant pag Sabado. Paano mape-perfect? Hindi na darating si Kristo sa inyo pagka sinabi niyo yan ng aral ng Diyos. Hindi na yung mga nanonood ngayon, Doc. Yung mga nanonood ngayon, siyempre gumagamit ng load, gumagamit ng internet. di nagtatrabaho si Smart saka si Globe. Diba? Kaya yun ang problema. Pag totoo yung sinasabi ng propeta niya si Ellen White, lilitaw niya, hindi na darating si Jesus kasi wala makaka-perfect sa inyo ng Ten Commandments. Theory lang yan. Pero actual wala. Kaya sabi rito sa Testimonies for the Church, Volume 1, page 416, the law of God will be satisfied with nothing short of perfection, of perfect and entire obedience to all its claims, to come halfway to its requirements and not render perfect and thorough obedience will avail nothing. Hindi pwede yung short of perfection. Hindi pwede talagang full perfection. Dito pa, sa volume 2 ng Testimonies for the Church, page 355, when He comes, He is not to cleanse us of our sins. Pag dumating ang second coming, hindi din ninisin ni Kristo kasalanan natin. Wala siyang pakialam doon. Ang gagawin natin? To remove from us the defects in our character. Hindi si Kristo mag-remove ng defects sa character natin. Or to cure us of the infirmities of our tempers and disposition.
He wrote for us, after all, this work will be accomplished before that time. Yung paglilinis ng mga depekto, yung sinlessness, ay ating panalagutan na daw. Gagawin daw ng mga Adventist bago mag-second coming. Oh, ayaw, paano ngayon yan? Salvation aral by work. Na, salvation by work. At sinless perfection, absolute perfection yan. Absolute perfection yan. At yan ang sinasabi. Kaya pag ulitin ko, kung totoo yung turo ni Ellen White, hindi na darating si Jesus Christ sa inyo, mga Adventist. Bahala na kayo. Ha? Problema dyan, Doc. Yung mga, lahat ba ng namatay na sa Badista, Doc, eh, perfecto. Naka-abot na ng absolute perfection. Limbawa, nakamuot. Limbawa, na-accidente, bigla. Habang nagpapatawa, tawanan dyan sa daan. Eh ngayon, na-accidente, patay lahat, pastor. O, di ba? Yung mga yon, problema na inyong i-encuentruhin. Sa absolute perfection na yan. Inaihanda pala dapat ng tao yan. Testimonies for the Church, Volume 2. God will accept nothing but purity and holiness. One spot, one wrinkle, one defect in the character will forever debar them from heaven with all its glories and treasure. Magiging ban kayo sa langit, mga Adventist. Debar. Pag hindi kayo naging perfect at sinless, sabi ni Ellen White. Mag-isip-isip na kayo. Kung yung church nyo ay totoong church, at tunay na propeta si Ellen White, una, ang implication niyan, kung totoong propeta si Ellen White, hindi na darating si Jesus Christ sa inyo. Pangalawa, hindi kayo makakarating sa langit. Kasi para makarating kayo sa langit, kailangan dumating si Kristo. Di ba, Pastor? Oo. Pag hindi dumating si Kristo, hindi sila makakarating sa langit. Ang laki ng problema. Sobrang hirap yan. Kaya ito ngayon, dito tayo sa last part ng ating program. Yan. Maraming Bible verse ang magre-repute sa aral na ito ni Ellen White na sinless perfection. At talagang that is different gospel. Bukod pa doon sa talata na binasa natin sa umpisa, no? Na sa Galatians 1:8-9. Bukod pa diyan, ay marami tayong babasahin talata na aral ng apostol, aral ng mga tunay na mga inspired na sugo ng Panginoon sa Bagong Tipan na nagre-repute sa turo na ito ni Ellen White. Number one, Pastor. Yan, tara, tingnan natin. Pakibasa mo nga, Pastor, Romans 4:22-25. Sige po, pasahan po natin ang Romans 4:22-25. And therefore, it was accounted to him for righteousness. Now, it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but also for us, it shall be imputed to us who believe in him who raised up Jesus, our Lord from the dead, who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Amen. Sa sulat na yan ni Pablo, Pastor, no? Sinasabi niya na ang ating justification, yung perfection natin palagi itong, habang dito tayo sa lupa, we can be perfect in a relative sense, in the absolute sense. Relative sense, dahil sa relationship natin, in union with Christ. Nagiging sinless tayo in union with Christ. Nagiging perfect tayo in union with Christ. Kasi sabi rito, ang righteousness na ating natatamasa ngayon, yung perfection na ating natatamasa ngayon bilang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos, ay imputed righteousness. Yan. Pag imputed, credit lang sa atin. Credit, itinuturing lang tayong righteous because of our relationship with Christ. Ooh. Imputed us to us believe who raised up Jesus our Lord from the dead and delivered us because for our justification. Relative lang sa panahon niyan. Hindi ka ganyan sinasabi niya. Anyway, ngayon pa lang mismo, gayaan mo literal, absolute ang ano ni Kristo, ang kanyang righteous. Ano pa nasabi sa 1 Corinthians? Sige, Pastor. Yung mga kasama nga ni Jesus Kristo, mga disipulo, mga alagad mismo hindi nga po naging absolute na perfect Si Pedro nagawa pang itakwil siya, ipagkaila, pagkanulo. Di ba? Nandun pa yung mga problema na sinuog, literal na nakasakasama niya. Yung pakayang mga kamukha natin na hindi po naranasang kasamang literal siya. Kaya relative kaya dito, talaga. Ngayon, tingnan po natin. Kaya dito sa 1 Corinto 1:30,
paano tayo naging righteous at sanctified, naging banal kay Kristo. Sige nga, 1 Corinthians. Ayan. But of Him, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. O bakit o tayo nagiging righteous at sanctified? In relation to our to Christ. Kaya laging ginagamit yun yung phrase na in Christ Jesus, kay Kristo Jesus, na naging para sa atin, siya yung naging righteousness para sa atin, siya yung naging righteousness para maging banal tayo. Kaya ngayon, ikaw ngayon, Pastor Leonardo Balbiran, dahil sa relasyon mo kay Kristo ngayon, matatawag kitang ikaw ay banal. Matatawag kitang ikaw ay righteous ngayon. Perfect ka ngayon, Pastor, dahil kay Kristo, hindi dahil sa iyo. Kay Kristo po. Hindi dahil sa pagsunod mo sa Ten Commandments. O, ito pa. Yeah. Romans 5:18-19, Pastor. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation, even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Yan. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's obedience, many will be made righteous. Ang liwanag nga, Pastor, no? Kung paano kay Adan, one man's offense, nagdulot ng condemnation sa lahat. At dahil sa isang righteous act ng isang tao, si Kristo, ang lahat ay naging matuwid, justification of life. Kung paano isang tao ay na-disobey, si Adan, marami naging kasalanan. So by one man's obedience, si Kristo, obedience to Christ, which is perfect and sinless, di ba? By one man's obedience, many will be made righteous. Hindi lang declared righteous. Balang araw, we will become righteous dahil nag-obey si Christ. Kaya yung sinasabi ng Adventist na tayo na alagad ni Kristo, we follow Jesus Christ's example, obey the Ten Commandments perfectly. Hindi po yun ang requirements. Ang requirements ang dinaw dito. Ang nag-obey para sa atin sa Ten Commandments na perfect, si Jesus Christ na. I-claim lang natin yung righteousness na yun by our faith. Kaliwanag naman ang talata. Dahil sa isang pagsunod. Ang protagonist dyan, si Jesus. Hindi po tao. Kasi ang ginagawa ngayon ng interpretation ng mga kapatid po nating magagaling mag-choose, ano, ng mga kababayang Seventh-day Adventist sa iba pang mga interpretation nila, pinapasunod ng Panginoong Hesus sa kamukha ng kanyang ginawang sinunod. Yun ang problema dyan. Pero pag titignan natin ang talata, finished product na yan, Duke. Tapos na ang produktong iyan. Sinunod ginawa na ni Kristo yung para sa atin. Ginawa niya, Hindi po nagiging yan. Nagiging righteous tayo. Nagiging ang righteous. O may epekto na agad. Ito, sa tao, hindi yung sisimulan mo palang magsimula gaya ng sinimulan ni Jesus. Hindi ka mag-i-start gaya ng ini-start niya. Yun ay hindi mensahe dyan, kundi ang mensahe dyan, finished product, tapos niya ng ginawa. To be made. Yun na lang pong tapos na ginawang iyon, yun ang makikita natin na magbibigay ng righteousness. Hindi yung gagayahin natin yung kanyang ginawa, tapos magigirin tayong righteous gaya niya. Hindi po. Hindi ganun ang sinasabi niya. Hindi sinabi ng talatang yan na by the Adventist obedience, many will be righteous and will vindicate God. Hindi ganun eh. Hindi obedience ng Adventist na ang magbibigay ng vindication, kundi isang obedience lang, which is none other than the Lord Jesus Christ. O ito pa, Pastor. 1 Corinthians 9:25-27. Kasi lalabas dyan, magiging sinless. At papakita nito na sa mga panahon ngayon, hindi pa natin may experience yung sinlessness. Ano sinasabi sa 1 Corinthians 9:25-27? Masayin natin. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run thus, not with uncertainty. Thus, I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Anong ginagawa ni Pablo?
para labanan niya ang flesh. I discipline my body and bring it to subjection. Walang sinasabi si Pablo na I discipline my body by become sinless. Hindi ka magiging sinless sa panahon ngayon before the second coming. Kundi ang gagawin mo, you put it in subjection. Lalabanan mo. Because we are saved from the penalty of sin, justification. We are also saved from the power of sin. Ito ang sanctification. We're saved from the power of sins. At yung saved from the presence of sin, hindi pa ngayon, darating yan sa time ng glorification. Second coming. Presence of sin. Alisin na. Hanggang ngayon, may presence of sin pa habang nandito pa tayo sa mundo. Kaya tayo nakikipaglaban. Kaya sabi ni Pablo, dinidisiplina ko ang katawan ko. Sa Greek yan, ay pamel, pinapano ko yung katawan ko para maging subject. Walang sinasabi si Pablo, napalo kong katawan ko para maging sinless. Hindi ganun. Opo, Doc. Pero namatay si Pablo na hindi sinless. Sa Batista, hindi tayo nagsasubject o nag-discipline para sa Ten Commandments. Hindi natin sinusupil yung ating sarili para sundin natin yung Ten Commandments. Tapos na itong sinunod at tapos nang winakasan ito sa cross. Yun ang point dyan. At hindi po yung tapos na ang ginagawa natin, kundi yung panibagong usad na yun po yung panibagong kautusan na yung Christ's law, yung utos ni Kristo. Romans 8:3-4, tingnan natin. Totoo ba yung sinlessness sa panahon natin? Tingnan natin sinasabi ni Paul. Ayan. Sabi po rito, for what the law could not do in that it was weak through the flesh. Yun. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Ayan. Ayan talaga. Napakaliwanag. Napakaliwanag yan, Pastor, ha? Ang sinasabi dyan ni Pablo, mga kapatid, mga kaibigan, hindi sinless perfection. Ang sabi nga dyan, sabi kasi ni Ellen White, kailangan sundin nyo ang kautusan. Kailangan sundin nyo ang Ten Commandments para kayo, kailangan sundin nyo ang Ten Commandments para kayo ay maging perfect. Tularan si Kristo na naging perfect. Ha? Obedience to the Ten Commandments, condition salvation, sabi ni Ellen White. Requirement, condition to salvation, Ten Commandments. Pero ang sabi niya sa binasa mong talata, Pastor, the law could not do that it was weak through the flesh. Paano ka mape-perfect ng law samantalang sabi mismo ng Romans 8:3-4 ay pinahina ng laban ang kautusan? Therefore, walang power ang Ten Commandments o ang kautusan para maging perfect ang isang tao. Kundi sabi dyan, ang law mahina, pinahina ng laman. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinugo niya ang kanyang anak in sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Kasi hindi natin, hindi sinabi, pansin mo, hindi sinabi rito, Pastor, that righteous requirement of the law must be fulfilled by us. Sa mga Adventist ngayon, interpretation nila, dahil sa power ni Kristo, meron tayong Holy Spirit, kaya natin ma-fulfill, ma-perfect ang law. Pero hindi niya sinabi ni Pablo, hindi niya sinabi na si Kristo ay naparito sa laman para ang righteous requirement of the law might be fulfilled by us. Hindi naman by us ang sabi dyan . Ang sabi dyan, the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Sino magpupulpil? Si Christ ang mag-o-obey niyan. Christ perfectly obeyed the Ten Commandments para sa atin. Tama, Doc. At kung tadako tayo sa kanilang logic, edi wala na sanang sakit ang sino mang Kristiyano ngayon at nananampalataya. Kasi pati flesh, perfect na. Pati yung katawan, damay na dyan, perfect. Kasi dumating nga si Jesus at magagawa natin. Kasi ang basehan dyan ng Seventh-day Adventist, yung absolute perfection halimbawa ni Ellen G. White, na ang absolute perfection na yon ay yung sinless na yon, yung pong damay ang katawan, ang laman. Edi
atak yan, pati katawan mo. Perfect. Eh bakit ngayon namamatay ang mga sabadista dahil sa cancer, namamatay ang mga sabadista sa dahil sa hypertension. Marami pa rin mga namamatay. At nag-vegetarian na, namamatay pa rin. Kasi nga, hindi po pwede nakakayanin ng flesh na talunin ang ating ang kautusan. Hindi po pwede kayanin ng kautusan na talunin ang flesh. Ang flesh hindi ang nagtalo sa kautusan. At yun na ang dahilan kung bakit meron si Kristo yung spirit na yun na ang iiral. Yun na, doon tayo maglalakad, Dok, sa spirit. Para daw, hindi po doon sa kautusan. Ng, kaya binigay sa atin ng spirit, sabi nga ng talata na ating binasa, para yung righteous requirement of the law, which is perfection. Requirement ng law, perfection eh. You have to obey it perfectly, na hindi natin magawa eh. Pero paano ito mangyayari? Sa pamamagitan ni Kristo. Para sa ganon, tinubos tayo ni Kristo sa ating kasalanan para yung righteous na requirements ng law, standard niya na mataas para sa atin, might be fulfilled in us. Siya nag-fulfill nito para sa atin. Hindi fulfilled by us. Hindi tayo magpo-fulfill. Si Kristo ang nag-vindicate ng righteousness ng Diyos, hindi yung atin. Yun ang kagandahan dyan. Kaya hindi pwede tayo ma-perfect ng pagsunod ng Ten Commandments. Kasi sabi rin di sa 1 Corinto 15:56-57, the sting of death is sin, and the strength of sin is in the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Oh, paano kung maliligtas at magiging perfect sa Ten Commandments? And sabi mismo ni Pablo, weak ito dahil sa ating kasalanan. Pangalawa, the strength of sin, ang kalakasan ng kasalanan, nasa kautusan. Dahil ang kautusan na nagpapakilala na tayong mahina at mga kasalanan. So, paano mo sasabi magiging perfect ka sa pagsunod ng Ten Commandments? Diyan natin masasabi na talagang yun ang problema dyan na malaki. Oh, di ba? Sabi ni Ellen, ulitin natin, ito sabi ng propeta nyo, obedience to the law of the Ten Commandments is the condition of salvation. This is God's positive requirement. Sabi naman ni Pablo, ang strength ng kasalanan nasa kautusan. At ang kautusan, mahina dahil sa laman. Napakalayo. Ibang-ibang aral ni Ellen White, mga kapatid, mga kaibigan. Opo. Nakakatakot. At dahil na rin sa aral ni Ellen White, imbes na ang moral law lamang, Ten Commandments, pati na rin, isinabit na rin doon yung Levitical. O kasi, Leviticus 11 kasi tungkol sa kalusugan yun, di umano, yun sa makakain. Kaya para magkaroon ng justification na absolute perfection at pati magkaroon ng sinless. Oo, idamay na rin. Kasi damay kasi sa sinless yung katawan eh. Yun ang turo ng Adventist. Kaya, therefore, ang Ten Commandments lang sana. Kaso, pati Leviticus 11 na rin. Kasi nag-adjust sila ngayon. Kasi yung turo ni Ellen G. White. Dahil sa turo ni Ellen G. White, inatak ang Leviticus 11 para totoong absolute perfection. Yun ang patunay. Kaya absolute perfection ang tinuturo, hindi relative perfection ang turo ni Ellen G. White. Yan. Ito, kasi pag relative lang, hindi nadamay ang Leviticus 11. Roma 7:4-6, pakibasa, Pastor. Ito na. Ano sa'yo nasabi dyan? Sabi po rito, sa Roma 7:4-6, therefore, my brethren, you also have become dead to the law, to the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. For when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. Ang linaw yan, ano, mga kaibigan naming Adventist, ha? Hindi ho ang 10 utos na pagsunod dyan ang perfect ang kaligtasan gaya ng sinasabi ni Ellen White. Unang-una, ulitin natin, sabi ni Pablo, ang law ay mahina dahil sa makasalanang laman. Hindi tayo kayang iligtas ng law. At dahil ang strength ng sin nasa law. So, anong solusyon na binigay ng ating Panginoon? This is the gospel. Ano sabi dito sa binasa ni Pastor? You have become dead to the law. Kailangan mamatay ka sa iyong relasyon dyan sa law o kautusan.
through the body of Christ at ikaw ay makasal kay Kristo na nabuhay sa mga patay para magbunga ka. Na? For when there were in the flesh, nung tayo nasa laman pa, yung sinful passion which was aroused by the law. So, paano kung maliligtas ng Ten Commandments o yung law? Paano kung masasabi pag obey mo ng Ten Commandments, magiging sinless, perfect ka? E samantalang sabi ng Biblia, yung sinful passions mo ay bubuhayin sa pamamagitan ng kautusan. O, di wala. Walang silbi. Kaya pala yung mga ganun, Adventist na nagbabash sa atin, mga faithful Sabbath keeper, they keep the Ten Commandments, kung makapagmura, makapagbash sa atin, wagas. Kasi yung pagsunod nila sa utos, hindi sila nagiging mabuti. Kundi lalo pang lumalabas yung kanilang sinful passion, nag-a-arouse dahil sa pagsunod sa utosan. Kaya para po maligtas tayo, sabi ng Panginoon sa Roma 7:4, kailangan mamatay ka sa utosan. Mamatay ang relasyon mo dyan. Kundi ikaw iikasal at makipagrelasyon ka sa personal na anak ng Diyos. Diba? At Doc, parang cancer yan. Pag halimbawa, yung cancer nag-metastasis na. Pag ginalaw mo halimbawa, pina-opera mo, nag-surgery ka, dumadami eh. Kung bukol dyan, madadagdagan uli ng bukol. Bukol na narami yan. Ganun din yan eh. Ginagalugad nyo kasi ang kautusan. Galugarin mo ang Sabado, kita mo. Maraming sisibol dyan na requirement. Ginalugad na ginalugad ang Sabado. Imbis na hindi mabibisto na bawal eka magpakuryente sa iba ngayon, ginalugad ngayon. Ngayon, nakokonsensya na kayo kasi may kuryente ang kapilya tuwing araw ng Sabado. Yan ang problema ngayon. Marami yan, mga kaibigan ko. Marami ng parami ang requirement habang ginagalugad nyo ang kautusan ng Musawiklo. Kaya nga, praise the Lord, Pastor Balbaran, tayo nakawalan dyan sa sistema ng Adventist na legalistic at may false prophet. Paano magiging true church niyang Adventist church? Eh, false prophet ang inyong tagapanguna dyan. Ha? Tinuturo niya sinless perfection. Samantalang ang lino sa Biblia, kailangan mo kang mamatay sa kautusan. Eh kung ang kautusan, sa pagsunod sa kautusan, pag-perfect sa kautusan, ang magpapaging banal at perfect sa atin para dumating na si Kristo. Eh ba't pa sasabihin ni Pablo na mamatay na tayo sa kautusan? Kaya ang sabi niya sa bandang huli, nga tayo na delivered na from the law. Tayo, Pastor Valbilan, we are now delivered from the law, hindi na tayo Adventist. Apo. Having died, namatay na tayo na dun sa mahawak sa atin noon. Ha? Tayo, we serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. Ang liwanag nito. Apo. Kaya pala mga kapatid yung Adventist, habang nandyan kayo sa pamumuno ni Ellen White, sa kanyang aral na sinless perfection, pag-obey ng Ten Commandments ay condition ng salvation, hindi kayo makakawala sa kasalanan. Ang serve, magsiserve kayo sa oldness of the letter. Yan ang sinasabi ni Pablo. Nandiyan pa rin kayo sa oldness of the letter. Kami ngayon na dating Adventist, we are now serving in the newness of the Spirit. Patay na ang relasyon namin sa kautusan. Kaya mas hindi kami perfect ni Pastora. Hindi kami perfect. But by Christ's righteousness at yung aming union kay Christ, we become perfect in the sight of God. Hindi dahil nag-obey kami. Not because of our works, but because of our relationship in Christ. Ini-invite din namin kayo na ganun ang gawin nyo. Na relationship kay Christ. Kaya nga, sinasabi rito sa number 2 point natin, sinless perfection is not required for salvation. Yan. Sabi ni Ellen White, required sa salvation yung sinless, di ba? Obedience to the law of the Ten Commandments is condition of salvation. This is God's positive requirement. Pero ang sabi ng 1 John 1:7, ano sabi, Pastor? Pakibasa mo. Sabi po, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar,
and His word is not in us. Napakabigat niya, Pastor. Hindi requirement sa salvation, mga kaibigan, na ikaw ay magsumunod sa completely perfect at sinless sa Ten Commandments. Kundi ang naglinis sa atin, walang iba kundi ang dugo ni Kristo. Ito lang ang may kapangyarihan para tayo maging perfect sa paningin ng ating Diyos. Pag sinabi na natin na tayo sinless, wala nang sin, sinong dinadaya natin? We deceive ourselves. Yan. Kaya yung mga kaibigan Adventist natin na nagsasabi, kailangan natin maging perfect sa Ten Commandments, sabi ng isang kaninang viewer natin, sinisikap ko maging perfect para pagdating ng panahon perfect, dinadaya mo, kaibigan, ang iyong sarili. Dahil pag sinabi mo na, we have no sin, we deceive ourselves. Sa panahon ngayon, walang pwedeng maging sinless. In literal, in absolute. And the truth is not in us. Ang nire-require ng Panginoon sa kanyang mga anak ngayon to maintain our relationship with Him ay hindi sinlessness, kundi we confess our sins. Yan ang nire-require sa atin ng Panginoon, Pastor. Na i-confess natin na tayo makasalanan. Hindi natin i-confess. We are now sinless, Lord. Kaya dumating ka na. Hindi sinless na kami. Kayabangan yun eh. Yun ang kaya pagpandarayan ni Satanas. Biro mo, paniwala ka, sinless ka na para dumating si Jesus. That is bragging. Di ba, Pastor? Proud spirit yan. Kaya nga sabi nun, different Jesus, different spirit, different gospel, sabi na sa 2 Corinthians 11. Bakit yan. Different spirit? Nagiging mataas ka na. Tapos ito pa. Saka iklinaklaro namin, iklinaklaro namin dito, mga kababayan, na yung trying hard yan na sumusunod. Ngayon, nalaman mo na, kaibigan, mga kaibigan, na nagtatrying hard ngayon, na ang nire-required pala ni Ellen G. White, absolute perfection, doon ka kay Ellen G. White kung totoong Adventist ka. Kung hindi ka naman totoong Sabatista, anong ginagawa mo dyan? Kung maniniwala ka naman sa mga gymnastic explanation na in-explain ko rin noon, ako po humihingi ng tawad, parte rin ako bahagi ng pag-explain ng Doc, parte kami ni Doc, pati si Doc din, na yung gymnastic explanation ay hindi naman absolute perfection, kundi relative din naman ang tinutukoy ni Ellen G. White. Hindi totoo yun. Yun na lamang ay explanation ng hindi po gustong masira talaga ng unabis si Ellen White. Ngayon, nalaman mo na na hindi pala relative. Yung kay Ellen White, lumayo ka na dyan. Kasi hindi naman totoo na Seventh-day Adventist na turo yung relative perfection. Kundi ang turo ng totoong Seventh-day Adventist na turo ni Ellen G. White, absolute perfection. Tsaka, tapos sumantong ka na rin dapat. Huwag na rin sasabihin ng mga Adventist na, hindi namin alam yun eh. Yan palang turo. Okay lang, Adventist pa rin ako. Hindi pwede yun. Ngayon, alam mo na. Hindi pwede yun. Ikaw yung mananagot ngayon sa Diyos. Mananagot ka ngayon sa Diyos. Alam mo na yun. Ito palang turo ng propeta. Nasa 28 fundamental doctrines. Doc, nasa number 18 'yan. Dapat i-recognize mo si Ellen G. White. Gift of prophecy. Ilang propetisa. Hindi mo na-recognize. Pipiliin mo. Hindi ka Seventh-day Adventist. Kaya sabi rito sa talata, if we say we have not sinned, we make him a liar. Yung nagsasabi diyan na darating ang panahon, hindi ka na magkakasala sa lupang ito at dadating si Kristo. Kasinungalingan 'yan. Kaya ang nagpo-promote ng doctrine niya si Satanas. Bakit? Yan. Kasi pinopromote niya na sinungaling ang Diyos. Kasi sinungaling ang Diyos na pwede, ang magpopromote na pwede ka palang maging perfect dito palang sa lupa, ay kasinungalingan pala yan. Yan ay hindi vindication of God, kundi kasiraan sa Diyos. Hebrews 10:12-14, Pastor. Yan. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever set down of the right hand of God, from that time waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Sa isang sacrifice na ginawa ni Christ sa cross, ang epekto nun forever na. Sa isang offering na ginawa ni Kristo, He has perfected forever. Hindi mo na kailangan mag-antay na absolute perfect ka in the future.
Yeah, so dahil ibig sabihin niyan sa cross perfected forever so ibig sabihin na tayo. Yan, oh, so ibig sabihin niyan, Doc, ay walang ambag ang tao sa perfection. Wala pong iaambag. Oh, tingnan niyo, napakaliwanag mga Seventh-day Adventist naming isang sakripisyo lang 'yan eh. Hindi sa pag kasama pa 'yung sakripisyo ng mga Adventist na maging sinless kasi it requires sacrifice. Ang hirap maging perfect na sa Seventh-day Adventist. It requires not more, hindi one sacrifice, maraming sakripisyo lalabas 'yan. Oh. Kundi isang paghihirap lang. Membro. Oh. Ilang membro sa Seventh-day Adventist meron, hindi lahat 'yun magsasacrifice. Ang problema niyan, hindi naman lahat Hudyo. Siyempre ang pinakamalaking problema dun eh, yung pong biological order eh. Oh, kailangan mag-Hudyo ka rin. Yun ang pinakamalaking problema ron. Kaya nga, by one sacrifice for sins forever, by one offering, he has perfected forever. Kailan ba nangyari itong offering nito? Noon pa, 2,000 years ago, sa cross. Dahil doon, at ating pagsampalataya, na ang ginawa niya ay may bisa para tayo maging matuwid sa Panginoon at tayo ma-reconcile sa Diyos at maging anak niya. We're perfected. Past tense. Past tense. Ang effect nito forever na. For those who are being sanctified, ang sanctification, tuloy-tuloy. Yung tinatawag na made righteous, yung tinatawag na perfection absolute. Hindi ngayon yan. Kaya ngayon, we are still being sanctified hanggang dumating ang glorification, the second coming of Christ. Parang may contradiction, no? Perfected. Ngayon parang sa oras na ito, ang mga Kristiyano, perfect na tayo. Forever yan. As long as we are in Christ. At the same time, kahit perfect na tayo, ay being in the process of sanctification pa rin tayo. Yeah. Although we are perfect, we are still in the process of sanctification. Yan. At ang process ng sanctification na yan ay hanggang sa second coming. Sa mga turo ni Ellen White, ang sanctification before second coming ay magiging perfect ka na. Sinless. Yun ang... Hindi totoo yan. Hindi yung totoo yun. Walang ganon. Oo, hindi ganon. Hindi ganon, mga kaibigan. Hindi ganon. At ang masakit pang turo dyan, ang part daw ng bahagi ng sanctification, pagsunod ng Ten Commandments, hindi yun totoo. Wala pong ganong turo. Tapos ang last verse natin, Titus 3:4-7. Ayan. Sabi po rito sa Titus 3:4-7, "But when the kindness and the love of God, our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life." Amen. Amen. Kung totoong ang turo ni Ellen White na last generation sa end time crisis ay mabubuo na magiging sinless at perfect in absolute sense ang mga Adventist, by works of righteousness yun. Apo. Pero ang sabi dito, we are saved not by works of righteousness which we have done, hindi sa pagsunod sa Ten Commandments, but according to His mercy. Kasi hindi tayo makasunod, kaya naawa na lang ang Diyos. Kasi pag sinabi mo na nakasunod ka na, hindi mo kailangan ng Diyos. Opo. He saved us through the washing of the generation and the renewing of the Holy Spirit. Di ba, Pastor? Kita naman, Dok, lantaran naman namamatay ang Seventh-day Adventist na hindi po nakakabot sa absolute perfection. Kitang-kita naman, practically, maminamal na kaibigan, magising-gising tayo, maminamal na kaibigan. Si Ellen White nga, namatay na hindi perfect Mahimasmasan na tayo, sapagkat napaka-practical naman, na wala pong nakakaabot sa absolute perfection eh. Kaya, magitayong makatotohanan, yun na lang tamang term doon, Dok, ano? Magitayong realistic, na wala talagang umiiral na absolute perfection. Kaya nga, mismo si Ellen White na propeta nila, inamin niya ganito sa Ellen White Pacific Union Recorder noong April 2, 1915. Ilang months lang bago siya mamatay. Noong 1915, sabi niya, "I do not say that I am perfect,
But I'm trying to be perfect. I don't expect others to be perfect. And if I could not associate with my brothers and sisters who are not perfect, I do not know what I should do. I try to treat the matter best that I can, and I'm thankful that I have a spirit of uplifting and a spirit of crushing down. Yes, I'm going to make that appear just as much as possible. No one is perfect. If anyone will be perfect, he would be prepared for heaven. As long as we are not perfect, we have a work to do. Get ready to be perfect. We have a mighty Savior. Mamamatay na si Ellen White. 80s na siya, late 80s na siya nito. Sabi niya mismo, ako'y matanda na, pero hindi pa rin ako perfect. Paano na itong mga Adventist na ito? Oh, nagsasabi, frustrated. Kung yung propeta nyo nga na nagtuturo, hindi naabot yung perfection eh. Ha? Oh. Hanggang ngayon, masasabi niya sa last part ng buhay niya, hindi ako perfect. At alam ko rin yung mga brothers and sisters, hindi perfect. Pero naabot ko maging perfect. Yun ang kanyang ideal. Pero aminado siya na hindi pa rin siya perfect. Yung propeta nyo, nagtuturo na sinless at perfect na Adventist lang ang maliligtas. Siya mismo, hindi siya sigurado maliligtas kasi hindi pa siya perfect. Yeah. Nakakalungkot, ano? Nakakalungkot. Oh, as long as we are not perfect, hanggang hindi ka parang perfect, we have a work to do to be ready to be perfect. Kung hindi pa perfect, meron ka pang gagawing work. Eh, si Ellen White, namatay siya noong July 1915 na hindi perfect. Opo. Eh, paano ngayon yan? Hindi siya makakarating ng langit. Ayon sa standard niya. O ganyan bang gusto niya tularan, mga kapatid na Adventist? Yung mismo propeta niya na nagturo, hindi siya mismo nakasigurado sa kaligtasan niya. Eh, kayo pa kaya yan na hindi nagbabasa ng sulat ni Ellen White? Oo. Oh. Mabuti dyan, Doc. Maniwala na lang tayo kay Pablo eh. Sabi niya sa Roma 3:23, all have sinned and fall short unto the glory of God. Of God. O, di ba? Edi, maniwala na lang tayo na pati mga dalubasang mga pariseyo, saduseyo, iskriba, hindi po naging talab o hindi epektibo sa kanilang pamimerpekto. Kaya nga po si Ellen White, hindi po rin siya kalaunan naging matagumpay at siya na rin ang nagtakda na she did her best but her best wasn't good enough talaga. Ganun, parang kanta yan na just once. Ang problema dyan eh, Doc eh. Doing the best but wasn't good enough. Mga kaibigan, ha, itong aral ni Ellen White to, ha, I do not say I am perfect. Ito yung 1915 na, malapit na siyang mamatay nito. I am trying to be perfect. But what happened? Yeah. Wala pa rin siyang assurance doon sa sinasabi wala niya na only the sinless and perfect Adventist ang maliligtas. Na yun lang ang talaga makakarating sila. Nakakalungkot, no? At ganyan talaga sinasapit ng mga nagtuturo ng mali sa Panginoon na sila mismo hindi makasunod sa standard nila. Gusto nyo bang maging ganyan, mga kaibigan namin Adventist? Pastor, ano maipapayo mo sa huling pananalita sa ating mga kaibigan na Adventist na nanonood yun at sa mga non-Adventist din sa ating panahon? Bilang pangwakas. Yun po. Ang maipapayo ko, particular sa mga nakakakilala sa akin at sa mga nakikinig ngayon sa ating podcast at mga nakinig sa mga presentasyon namin, na maliwanag, klaro talaga na yung turo ni Ellen White originally na absolute perfection ay hindi talaga naging matagumpay. Siya na rin ang nagsabi, nagtakda. At ang mga gymnastic explanation naman na patuloy pa rin na ipinipresenta ng mga iba't ibang mga mangangaral ay hindi totoong yun ang turo ni Ellen G. White. Dalawang bagay lamang. Kung gusto ninyong sumunod kay Ellen White, magiging kayong totoong Seventh-day Adventist sa titulo o bilang membro. At kung kayo naman ay gustong dumako na lang sa gymnastic explanation, hindi kayo totoong Seventh-day Adventist, pero at least member kayo kahit papaano. Kapapare-pareho kayo na member din. So, yun po ang pagpipilian ninyo. Kung pipili kayo sa totoong Seventh-day Adventist at sa hindi totoong Seventh-day Adventist. Ngayon, kung nawari nyo naman na wala kayong dapat pagpilian sa dalawang iyan, lumabas na kayo at hindi kayo diyan. Inihimok kayo ngayon ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu at ganun din po kami ni Doc. Kami po'y umihimok na kayo po'y dumako sa hindi lokasyong iyan sapagkat hindi nyo deserve yan, maminamahal naming mga kaibigan at mga kabayan kapwa namin, mga naging biktima ng naturang ibanghelyong hindi tama.
ang uli kong pananalita, sana naman kilusin ang puso ninyo ng banal na espiritu at pakilos kayo sa banal na espiritu ngayon. At inyo nang piliin kung ano ang nararapat. Yung pong relative na perfection, which is masusumpungan yan sa turo ng hindi Seventh-day Adventist. Oh, at yung absolute perfection na masusumpungan niyan sa totoong turo ng Seventh-day Adventist. Pero kung hindi naman absolute perfection pero may pagka-relative, hindi nga kayo totoong Seventh-day Adventist. Ayaw niyo naman sigurong maging pekeng Seventh-day Adventist. Kaya kayo po ay pumanap, umalis sa hindi pagka-peke, kundi sa lokasyon na kung saan tampante, komportable kayo na hindi matatawag na peke, kundi totoong inaakay ng banal na espiritu. At ngayon nga, salamat sa inyong pakikinig at ang aming hiling ni Doc ay huwag niyong ituring pang-aaway ang aming ginawa at pang-alimura o anumang uri ng batikos na masama. Ito po ay upang ibanggit lamang sa inyo ang turo ng Biblia, expose ang turo ng Biblia at tuloy expose na rin ang turo ni Ellen G. White. At maliwanag ng turo ni Ellen G. White na tungkol po sa absolute perfection ay hindi kailanman tinuro ng banal na kasulatan. Nakita naman natin sa Bible na hindi tinuturo ng Bible ang sinless perfection lalo ng mga apostol, ano? At ang higit sa lahat, si Ellen White mismo hindi niya nasunod yung kanyang mataas na standard. Nakakalungkot. At yan talaga magiging bunga pag hindi totoong gospel ang tinanggap niyo, mga kaibigan. Ibang Jesus, ibang espiritu at ibang gospel ang punta natin diyan sa impyerno. Sino ba naman gustong sa inyo mapunta sa impyerno? Huwag na natin hintayin na maging hiliin lahat. Narito na ang liwanag, nasa inyo ng harapan, na ang gospel. Amen. Narito na binasa na natin. It's up to you to decide. Willing ba kayo na tanggapin ang inyong kamalian at magsisi sa inyong kasalanan at tumanggap sa totoo? Ready po ang Panginoon tanggapin kayo. Kaya po, kung may mga tanong kayo after ng aming programa, mag-message lang po kayo sa amin sa aming Facebook, Back to the Scriptures Today Facebook, at sa aming message dyan sa YouTube channel. Pwede kayo mag-comment. Binabasok po yan para makita ang inyong mga tanong, mga request, at pwede nyo rin kami dalawa ni Pastor Valveran na i-message. Ipapanalangin po namin kayo kung kayo po ay nagnanais ng tulong. Salamat na marami, Pastor, sa ating paksa ngayon. Tayo po yung mag-aukas na at tayo yung mag-closing prayer. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, salamat ng marami sapagkat sa mga pagkakataong ito. Ang inyong banal na espiritu ay nangungusap sa puso ng bawat isa sa amin. Sa liwanag ng inyong salita, sa liwanag ng inyong gospel, nakita namin talagang hindi pasado si Ellen White sa pagiging totoong propeta. Siya po yung nag-fail. Una, ibang Jesus ang pinapangalanan niya. Marami sa mga false prophecy. At ito matindi, yung kanyang gospel ay mali. Sinasabi niya, yung require niya ang bawat isa para maligtas, kailang sundin ang Ten Commandments at perfectly obedient at maging sinless in the last days, which is not in the gospel. Lord, pakawalan niyo po ang aming mga kaibigan mula sa pagkabihag ng kadiliman at pagkabulag na dinadala ni Satanas sa kanilang puso. In the name of Christ, in the name of Jesus, yes, Lord, ikalag niyo po sila, alisin niyo po sila sa kulong at sa bandage ng kadiliman ng Diablo na sa ngayon ay malakas na nag-iimpluensya sa sanlibutan. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito. Gamitin niyo po ito na maging espada at matalim na salita ng inyong banal na kasulatan sa pamumuhay nito. Ang nawa ay magbasag sa matigas na puso na namumutawi sa kanila at makilala at lubos na magpasakop sa inyo. Salamat, Panginoon, sa paggamit sa amin ni Pastor at sa programa ito ng Former Adventist Fellowship. Patuloy niyo pong paspasan at inyong pagpalain. Ito ay aming dalangin kasama ng aping mga viewers. I pray for them, Lord. God bless them all. In Jesus' name, sir, we pray. Amen. Maraming salamat, Pastor. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa pagsama sa amin. Medyo nag-overtime tayo. Ang sarap kasi, ang ganda ng ating paksa. At kung may tanong kayo, ulitin namin, mag-message lang po kayo sa amin sa Messenger, sa YouTube. Amin pong lahat igagather yan. At kami po yung merong group chat nila, Pastor. At aming pinag-uusapan minsan ang inyong mga comment. Kaya salamat po muli sa inyong pagtsatsaga. Paghihintay at binabati namin kayo lahat ng isang magandang araw. God bless us all. Hanggang sa susunod na Sabado, same time, same place. Bye-bye po sa inyong lahat.